Hello, hello. Ayan. Pasensya na ang pangit ng camera ko today. Ayan. Kasi ang gamit ko, ayan, guys, niya. May, baka may igaganda pa tong camera ko. Ayan. Gamit ko kasi yung camera ng laptop. So, hindi ko dala yung ano. Hindi ko dala yung HD camera ng yung HD na camera na ginagamit ko for ano, for live. Kasi nandito na ako sa ano. Nandito na ako sa ibang lugar. Ayun. Ayun lang. So anyway, bago tayo mag-start, ibabatiin ko muna mga first honor na nandito. Ayan. Si Jupao Gasol na nasa na ating member sa YouTube. Ayan. Hello, si Social Climber from North Cotabato ay nandito rin. Si Enzo Lex na mauna na daw na babate kasi hindi naman daw mababasa. Sabi niya, from Dabao, from Wadab. Ayan, hello Enzo Lex. O ayan, nabasa ang comment mo. Black lang. Bandit Gaming, hello. Marivic Trinidad, hello. Namiss ko ang live mo, Miss Joyo. Parang 2 days ako hindi naka-live, ano. Pero nakapag-live ako sa TikTok, pero saglit lang. Ayun. Hello, Mighty Tamba. Hello, hello. Ayan. Happy fam, ayan. Ate Joey, pinaka-first. Hello, Jerome, ayan. First ka sa Facebook. O, kasi lagi ka nasa Facebook, nakatambay eh. Ayan. Hello, Giselle Alvarez. Mami Che, hello, hello, my life. Hindi ako makakomment sa ano, doon sa hindi mo pera na group. Hindi ako makakomment. Hindi ako makakomment, parang react lang yata yung nagagawa ko doon. So, yung capability ko to comment, at saka to moderate sa mga groups, disabled. Ayun. Eh, kasi nung isang araw, na-warningan nga ako ni Facebook na, ano daw, promoting harm, coordinating harm and promoting crime. Grabe, sobrang malicious nung ano. Sobrang malicious nung... Grabe yung malicious imputation nung warning ng Facebook na, hello, diba? Grabe, coordinating harm. Come on! Diyos ko po, ayusin nyo naman Facebook yung moderation ninyo. Sobrang nakakabwisit. Sobrang nakakaasar. I think sa US, marami silang mga ano eh, marami silang mga libel suits because dyan sa mga uri ng mga parang yung categorization nila ng ano, ng mga warning na parang, ah, hindi totoo, ah, this is, yun, dahil sa mga fact-checker nila. Diyan sa mga ganyan nilang, ano, parang, takina nyo, seryoso? Anong crime yung pinopromote ko at anong harm yung kinokoordinate ko? At isa lang naman yung harmful dun sa ginagawa ko eh. I'm calling for the resignation of Martin Romualdez in the House of Representatives. So isa lang yun, meron lang harm, political harm. Harm sa political career ni Tambaluslos. Yun yung harmful na ginagawa ko. At bakit naging crime yun? Diba? Diyos me, tigil-tigilan niyo ako. Parang ano eh, kunwari magpanggap tayo dito na hindi natin alam eh, no? Pero kayo, Facebook, ang lakas niyo manggurgur din eh. I remember, immediately after ni Martin Romualdez, ma-elect as House Speaker, na ipag-meeting yan sa ano, Facebook Philippines. Hinahanap ko nga yung article na yun, yung write-up na yun. Kasi na-share yun agad eh. And I remember, may nag-open nun sa TikTok. Tapos chinek nga namin yung article. Ah, talaga nakipag-meeting, ganyan-ganyan. So parang everyone was very hopeful. Kasi nga, at that time, parang hindi pa naman ganun kalantad na lantad yung pagkatambi ni Martin eh. Diba? Parang ano kaya yun? Para saan kaya yun? Ganyan-ganyan. Ganun pa yung mga usapan noon. Eh ayun, diba? Parang later on, lumabas, binili niya yung iba't ibang mga media organization. Nakipag-partner up siya sa ano. Ayun pala, mukhang nagko-consolidate si Tamba. Diba? Nagko-consolidate ng kapangyarihan at yaman. Ayun. Hello, Johan. Hello, hello. Chris Ray? Yes, hello, hello. Christine Wilson, hello po sa inyo. Ayan. GL Jensen, Joker Jack. Pasensya na doon sa malabong ano ha, camera kasi
laptop lang talaga yung laptop lang, camera lang ng laptop yung gamit ko today. So, pagpasensyahan niyo na yan. Yan lang ang kayang ibigay ng aking mumurahing laptop. Ayan. Hello, Froylan de la Cruz, always tuning in to your channel. More power and God bless. Laban-labang lang. Yes po. Alam niyo po, Sir Froylan, mentras kasi nang gugurgur sila, mas ano, alam mo yun, mas gusto ko silang inisend. Kasi parang, sige, iti-takedown yun naman yung page ko, ah, ganon. O, di sige. Gagawa lang naman akong bago eh. Diba? Ano? Para saan? Diba? Para saan yung pa akong gugurgurin ng wagas? Well, today, napansin ko, okay pa rin naman yung Facebook page ko, gumagana pa rin siya. Pero severely restricted lang ako kasi yun, hindi ako makapag-participate sa kahit anong groups. Group activities, ganyan. Hindi ako makakomment, hindi ako makapost, ganun. So, yun. And hi, gorgeous Joe. Cebu ka na po for rally. Yes, dito na ako. Andito na ako sa Cebu. Ayan. Hello, Sarayda Agting. Hello, hello. Ride on time. Yes. Rosant, hello, hello. Park Sheen Sabate, hello rin sa'yo. Ayan. Saldi Abanca Suarez, watching from Saudi Arabia. Hello, hello po sa inyo, sir. Hello, Ninong Rasak! Hello, hello, hello. How are you, Ninong Rasak? Lipstick day today. Nag-lipstick ako kasi parang pangit na nga nung camera ko, tapos wala pa ako lipstick. Sabihin na naman nila, nang gigitata ako. Ayan. Christine Pangilinan, hello. Marga M. Gia Banyes Torreña, hello. Gretchen G. G. Uy, iba ang background. Oh, kasi wala ako sa ano, wala ako sa bahay. Ayan. Mab DC, hello. Christine Pangilinan. Ay, oo, kanina. Kala ko 85 minutes na. Wala, kaka-start pa lang. 8 minutes pa lang. Ayan. Ayan. At hello, hello sa lahat na nagdadatingan. Mga nasa Canada, USA, at sa iba't iba pang lugar. Ayan. So, hindi ko na kayo mahabol. Ang dami na masyado ng comment. Ayan. We are in martial law in a sense. Sabi ni Hein Desert Thunder. Sa totoo lang po, ganun na nga. Grabe! Alam niyo yung ano no, yung mga tipo, yung mga critics ngayon ng mga ng government. Like for example, yung story ni Attorney Trixie, di ba? Di ba tinawagan nila yung employer ni Attorney Trixie? Di ba? Si Attorney Trixie started talking about it eh. Yung ginugurgur. Pati yung mga bagay na parang, tanginan nyo na, let people live their lives. Huwag nyo pakialaman yung mga kinabubuhay nila. Yung mga, alam nyo po, nung election, grabe yung bardagula nung election, di ba? As in talagang, wagas talaga, as in, ako nakaka-receive talaga ako ng death threats noon. Pagkatapos, ang pinagbabantaan ng buhay, hindi lang ako, pati yung mga pamangkin ko, they get the names of my pamangkins, ganyan-ganyan. So, sobrang talagang grabe yung ano, nag-report talaga ako sa polis noon. Nag-ano talaga ako, kasi nga grabe yung mga pagbabantain. No? Ganyan. Aside from that, yung isa pang matindi nung election is that, di ba mahilig silang mang boycott? Na, BBM may-ari niyan, or Duterte supporter yan, ganyan-ganyan, huwag kayong kumain sa restaurant yan. Di ba mahilig silang mag-ganon? I was never a fan of that, na yung parang, ano, no, yung parang, ah, kasi alam natin na, ano, alam natin na, naalala nyo si Nina ng Colorette? Si Nina ng Colorette? Grabe makipagbardagulan yun, tsaka grabe yung moral high horsing nun nung election eh. Kasi talagang sobrang, hindi ko rin talaga gusto yung tabas ng dila ng babae na yun eh, ganon. Pagkatapos, kasi sobrang woke niya to ni Nina ng Colorette, ganyan. But I never really called for like boycotting yung kanyang makeup line. But I remember, sobrang daming na bad trip sa kanya ng mga DDS. It has nothing to do with the election, pero parang
Duterte-Duterte pa yung usapan noon eh, before pa mag-election. Ang daming ano, ang daming mga videos na kumalat na tinapon nila yung mga color at makeup nila sa sobrang bad trip nila. Kasi medyo hindi rin talaga magaganda yung irit ni Ninia noon eh. Pero ako, sa totoo lang, hindi ako masyadong fan ng ganun. Yung parang huwag natin idama yung mga kinabubuhay ng mga tao sa usaping politika. Parang I feel that we need to grow as a community na dapat we can talk about difficult stuff na hindi natin kailangang gurgurin yung mga tao sa mga personal nila na buhay. Ganon. So, even that time, sobrang init ng conversation. I do not really want to, ano, no, parang gatungan yung galit ng mga tao na, ano. So, I never promoted na, ay, i-boycott niya yan or ganito niya yan, ganito. Pero ngayon, putang ina matindi, di ba? Gobyerno mismo yung sobrang baba ng EQ. Di ba? Sabi ni Presi, nakikipagbardagulan ako ng election, Miss Joey, napupuyat ako noon, lalo at may 6 hours time difference dyan, at yung sa kinalalagyan ko. Ngayon, so disappointed ako, Budol is real. Totoo. Ayun. Eh, yun nga, no, yung government mismo, sila mismo yung napaka-low EQ, na if you are harshly criticizing the administration. Ano talaga, gagawin talaga nila ang lahat para ma-discourage ka na i-criticize ang government. Ang nung nanalo si BBM, yung mga kwentong naririnig-rinig ko before, which I do not really talk about openly that time. Hindi ko masyadong pinapansin. Kasi nga parang, how can we prove it? Eh, paano natin alam na gano'n, ganyan-ganyan? Sabi nila sa anong nagkwento sa akin, na parang, well, tingnan ninyo. Ganyan, meron bang mga mainstream media na bumabatikos ng wagas ngayon sa administration? Wala, diba? Sabi ko gano'n. The kwento was, immediately after manalo daw ng BBM administration, inonboard daw ng ni ano noon, nung pagong, inonboard daw nung pagong lahat ng media organization. And it extended daw sa mga opposition, ganyan-ganyan. So, para lahat bate. Para lahat bate. So, simply put, pinatay nila yung kahit anong posibleng maging source ng opposing views. Ganon. So ang question ko noon, paano naman natin mapuprove yan? Diba? Paano naman natin mapapatunayan na ganon nga? Well, you just have to look around. Diba? Wala nang ibang nagkikriticize sa administration na to. Remember, nung election, walang humpay ang pagbatikos nila tsaka paglabas nila ng mga lumang issue dito sa Marcos admin, sa kay Bongbong Marcos. Ayaw nga nilang tantanan nun dati yung sa estate tax, di ba? Ayaw nilang tantanan nun yung mga civil forfeiture cases ni PBBM, ganyan-ganyan. Grabe yung ano nila, grabe yung... Thank you po, Ma'am Summer, for the stickers. Grabe yung ano nila, grabe yung... pang-ano talaga nila, panglilibak nila kay Bongbong during that time. If after winning, meron pa ba? Diba? After winning, meron pa ba? Na harsh sa kanya? Diba? Sa totoo lang, ang bait nung mainstream sa kanya. Merong mga mangilan-ngilan na merong maaasim na comment kay sa mga Marcos, ganyan-ganyan. Pero tingin ko ito yung mga mangilan-ngilan na mga anti-Marcos na nasa ano pa rin eh. Mga mangilan-ngilan na anti-Marcos na nasa mainstream media na hindi na lang makontrol ng organization. Meron na mga ilang-ilan na ganun. Pero generally, di ba, hindi naman na talaga siya binabanatan. Ngayon, merong mga private individuals, mga vloggers, na
who are not very kind in giving their criticism. It is criticisms nevertheless, and it is something that should be listened to by the administration. Kasi ano eh, ang tawag dito, yung ang problema kasi sa kanila, pagka nasabi mo siya ng hindi maganda or ng medyo masakit, nasasaktan sila. Dapat hindi ganun. Kasi ganun talaga ang mga kritiko eh. Diyos ko po, mas matindi pa nga yung mga left noon eh. Mga left noon, kung makapagsalita talaga, kala mo. Diba? Yung ubusan ka talaga ng kaluluwa eh. But you have to listen to the valid points. Kalimutan mo yung mga masasakit na part, pakinggan mo kung ano lang yung dyan yung tamang tanong or tamang criticism, diba? Kung ano lang dyan yung okay pakinggan. At ano sa tingin mo yung valid na i-address dapat? Diba? Ayun. Sabi ni PH, PH, dito na ako sa Cebu. Ayun. Hi, Sir Froylan. Thank you very much. Ingat po kayo dyan sa Queens, New York. Ayun. So, ano, no? Ang tawag dito, yung hindi lang naman si Attorney Trixie yung narinig ko na ginurgur nila. Pero kasi yung kay Attorney Trixie matindi kasi tinawagan yung employer. Diba? Tapos parang, ala, trabaho yun? Diba? Trabaho yun? Bakit kailangan nyo maging ganyan? Bakit nyo kailangan balahurain yung ano? Bakit kailangan nyo balahurain pati yung trabaho ng tao? Si Tamba Miss Joey e stockholder ng GMA7, sabi ni Dina Natuto. Hindi ko alam, pero ang alam ko, meron siyang mga hawak na mga media organization na merong sariling franchise, mga regional radio channels, ganyan. Ayun. Si Sandra Cam, sunod kay Attorney Trixie kasi same sila sa DWIC nagtatrabaho. Eh, lalo si Sandra Cam, di ba? Ano rin eh. Ano rin siya, talagang loud mouth din siya. Talagang pag nagsalita rin siya, wala rin siyang preno eh, di ba? Ayun. Delima nag-thank you na rin. Correct. Eh, di ba, may recent video si, ano, si Delima na parang nagpapasalang. Di ba, parang, ano to? Ano nangyayari? Bakit? Di ba? Hindi tayo yung nagbago eh. Hindi tayo yung nagbago. Sa totoo lang, tayo, alam natin yung gusto natin noong 2022. Alam natin kung ano yung gusto nating mangyari para sa bansa natin. And that is, makontinue yung kung ano yung nasimula ni PRRD, eh, di ba? Kaya tayo nag-start magalit ay dahil, di ba? Dahil hindi natutupad yung mga pangako. Hindi yan yung sinabi sa atin eh. Hindi yan yung pinangako nyo sa amin eh. Ginamit nyo lang kami, di ba? So anyway yun. So ngayon, for me, yun yung isa sa mga parang nakakadiring ginagawa ng current administration. Yung panggugurgur na yan. Di ba? Parang let people speak their mind. Diba? Napaka-basic niyang karapatan na yan eh. Sabi ni Alex de la Cruz, Joey, I haven't heard sus lately. Kumusta na siya? Pinagbubuti niya po kasi yung kanyang pagbagsak sa PhD. So, syempre, para siguradong bumagsak siya doon, eh, kailangan galingan niya. Ayun, kaya po medyo busy siya. Kasi hindi pa sapat eh. Parang, baka pumasa pa kasi kaya kailangan pag-igihan niya para bumagsak talaga siya. Ayun. Continuity pala ng yellow and pink narrative. Safety na lang talaga natin si Sarah. There's still hope. Sarah, there's still hope. Okay, if di matupad, but sana for good ginawa eh. Kaso, tama rin naman si Sir Victorino Alonso. Kasi hindi naman tayo ganun ka-choosy eh. Diba? O sige, hindi mo tinuloy yung mga ina-expect namin, yung continuity na ina-expect namin or whatnot, let's say you chose a different path. Diba? Let's say pinili ng administration yung ibang path, pero maganda pa rin. Diba? Pero maganda rin. Kumbaga parang, okay, sige, hindi ganyan yung direction.
alam mo, Sir Victorino, gusto nilang gawin yan eh, dun sa war on drugs. Diba? Diba? Gusto nilang gawin yan sa war on drugs eh. Kasi dun sa war on drugs, the way na binibenta siya ng mga ensaymada vloggers, na parang, o tingnan nyo, matagumpay ang war on drugs ni BBM. Ang daming nakulong, ang daming nahuhuli, ang daming nasasabat na drugs, ganyan-ganyan, ang daming kineme-kineme. Tapos bumababa ang crime rate, ganyan-ganyan. O tingnan nyo, pero walang namamatay, walang na-EJK. Ganun yung ano nila, ganun yung, kumbaga parang hindi mo raw kailangan maging parang barumbado na kagaya ni PRRD na pinagmumumura ang mga drug pushers, ganyan-ganyan. So hindi mo raw kailangan maging ganun. Yung daw mabait at diplomatic na leader ay kaya raw mag-launch ng bonggang-bonggang war on drugs na hindi katulad nung kay PRRD. Ginawa nila yon, ganun. So basically, parang ang gusto nilang gawin doon is, oh sige, iba yung path, pero maganda pa rin yung ano, maganda pa rin yung resulta. And sa totoo lang, okay sana yon kung totoong maganda yung resulta. Diba? Totoo sana yon kung totoong, maganda sana yon kung totoong maganda yung resulta kagaya ng sinasabi nila. Like for example, ang daming nasabat na mga drug, mga droga sa lansangan, through the war on drugs of PBBM. Ganon. Eh bakit po ang mura ng drugs ngayon? Diba? Bakit ang mura po ng drugs ngayon? Kasi ganito po yan. Yung availability po ng droga sa lansangan ay hindi po yan maikakaila. Kasi sumusunod rin po yan sa law of demand and supply. Okay? Sumusunod rin sila sa ano, sumusunod din sila sa law of demand and supply. Ngayon, kung talagang marami kayong nahuhuling droga, marami kayong nasasabat, eh bakit ang mura ngayon ng droga at mukhang mas accessible sa iilan, mas accessible ngayon sa mas nakararami sa lansangan. 'Di ba? So, hindi siya nagtatranslate into real win. Diba? Slow mo ka, Joey, pero okay ang boses mo. Ay, talaga ba? Okay pa ba ako? Baka naman internet mo yung ano, may problem, Aldin. Ayun. Diba? So, ngayon, I think they wanted to do something like that eh, na parang, ibang path yung iti-take, yung gano'n, yung magka-carve siya ng sarili niyang kineme, ganyan-ganyan, para nasa tingin niya ay mas effective kaysa sa ginawa ni PRRD, mga gano'n-gano'n. Parang, sa totoo lang, okay naman yan eh, kung magde-deliver talaga siya ng result. Eh, kaso nga lang, kagaya nitong sa war on drugs. Diba? My God! Sko, iba po kasi yung nakikita namin sa lansangan ni, eh. 'Di ba? Iba po yung nakikita namin sa paligid kumpara doon sa naramdaman namin nung panahon ni PRRD. We were really able to claim the streets back to the people, 'di ba? Mabagal yung stream nyo pero solid yung audio nyo, sabi ni Edro Solan. Ganun, bakit kaya? Pero maganda naman yung connection ko daw, sabi. Maano ba? Importante clear yung audio. Ayun. Importante clear yung audio. Hindi ko alam kung bakit ano eh, kung bakit nag sa inyo ang slow motion. Talaga ba? Sige, importante ay lumalabas ang malinaw ang audio. Ayun. Pa-jacket host. Ano to? Comforter. Ayun, sa camera. Feeling, asan na yun?
Sa camera, oo. Tingin ko yung camera ko. Kasi yung camera ko laptop eh. Ayun. Ano gamit mo? Hindi, naka-converge ako. Naka-converge ako dito. Hindi siya hotel, ano, hindi siya hotel, na Airbnb yung, ano eh, yung tinutuluyan ko ngayon. Ayan. O sige, sige. Basta clear ang audio. Ayan. Basta clear ang audio, dun tayo. Ayun. So anyway, ano nga yung sinasabi ko? Yan, nawala ako sa sinasabi ko. Ayun na nga, yung parang ano, yung sa silent martial law. Ayan, totoo, di ba? Parang they are going to do everything in order to silence people. And I think that's their biggest mistake. Kasi kung confident ka na leader ka, you can take any criticisms. Di ba? You can take any criticisms. Pagka mayroong criticism na hindi maganda, di walang kwenta. Sige, pwede lang hindi mo yan pansinin. Pero kapag may nag-raise ng issue at valid siya, you must address it. Diba? Ganun dapat. Sabi ni Kuyang EB, while the drug problem today is also of great concern, what I am more worried about is BBM's US-aligned foreign policy that seems to me is almost an existential threat to the country like Ukraine. It is an existential issue. Ang dami na nga naglalabasan ng mga article na ano eh, na China is preparing for a protracted war against the US, ganyan-ganyan. May mga, alam mo yun, pinoposesyon na daw ng China yung kanyang mga kung anik-anik kasi they are really expecting that magkakaroon talaga ng serious provocation moving forward. And we are reinforcing that kind of narrative. Kasi yung mga reactions natin, we are really not trying to find any solution eh. And dinadala tayo ni BBM doon sa direksyon ng Ukraine. Diyos ko po Lord. Sa totoo lang. And tama si ano no si Kuyang EB dito. This is also a very very serious concern. So, yung mga nagsasabi diyan na ano, yung parang kayo mga pro-China, kineme ganyan ganyan. Isa po kayo sa mga ano, nagsosolidify ng ating path towards Ukrainization. Gusto niyo po bang magaya sa Ukraine? Gusto niyo po bang maipit sa gera na hindi naman natin business, na wala naman tayong kinalaman? Diba? Sobrang nakakaano, sobrang nakakapanlumo. And si Sas nga ano na dito eh, sobrang resigned na siya diyan eh, na parang tang ina niyo mapulbos sana kayo. Mapulbusan niyo, parang ganun na yung ano eh, resign na si Sas eh. Sige, maubos na lang kayo, baka pag binomba tayong lahat, saka tayo magising. Diba? Saka magising lahat ng mga, pro-China kayo. It was never a story about your pro-China or pro-US. It is always about the Philippines. It is always about, protecting the interest of our country and of our people. Sino dumaan sa likod? Laking tao naman ata, sabi ni Krang. Hoy, walang dumaan sa likod ko. Ano ka ba? Mga best in reaction paper sila. Konting critics react agad. Hindi lang react. Best in gurgur. Mas gusto ko sana kung ano eh. Alam mo yung, kung kunwari merong nag-raise ng issue sa kanila, tapos sabihin nila, fake news, hindi yan totoo, ganyan-ganyan, then explain to us why. Explain to the people why. Ganun dapat. Sige, takot niyo sa ate Joey. Ayaw nga kayong ganyan. Sabi ni Trending Philippines, it is about a sovereign, being a sovereign or a pawn, not pro-China or pro-US. Correct! And ano ba ang task ng isang presidente? Diba?
Ano ba ang task ng isang presidente? Ang task ng isang presidente ay protektahan ang ating soberanya. Why is the president acting like we are a pawn? The president is accepting us being a pawn to a war that is not ours. Diba? Meron pa bang Malacanang press corps? Sabi ni Manu. Meron, ang alam ko pa meron. Nagi-Christmas party nga yun ng bonggam-bongga. Nagi-Christmas party sila ng bonggam-bongga. At saka ano na sila, parang balik ano na yan, balik junket na. Ganun. Grabe ang naiya now, fourth in Asia. Nyari, pasok tayo sa top 10 most improved airport ng panahon ni PRRD. Four ba? Hindi ba ano? Hindi ba third? Third or second? Teka ha, in-screenshot ko yan eh. Ayan o. According to businessfinancing.co.uk, ah, walang ranking dito. Ah, tama. Fourth worst gateway in Asia and the Middle East by business class travelers. Shit! Ang score natin is 2.78 on a scale of 1 to 10. Ah, just me. Yun yung ano yung sinasabi kanina ni Victorino, 'di ba? Na kung tutuusin, napaka-forgiving nating mga Pilipino eh. Kung iba yung path na i-take niya at nagre-resulta naman ito ng maganda. I don't think the people are going to parang be on his neck and say, "Hindi, nangangako ng continuity ganyan." 'Di ba? I don't think na magrereklamo tayo about not doing ano eh, not continuing what PRRD started. If you prove that what you have is better than PRRD's, 'di ba? Kasi kaya naman nagda-demand ngayon yung tao ng continuity is because inasubukan na namin yun. 'Di ba? Nasubukan na namin yun. So ngayon, para hindi ka magkamali, ituloy mo na lang. 'Di ba? Huwag ka na mag-experiment diyan ng ibang path. 'Di ba? Well, eh, just ko po, obvious naman na parang na ano. Bakit po patatas and corned beef? Ayan. So, eto na nga kasi kukwento ko na. Nung isang araw, nagkaroon ng enkwentro sa Bohol na merong namatay na mga limang NPA, tapos dalawang, isang militar, isang pulis. After nun, ano ang tawag dito, ka-enkwentro, ganyan-ganyan. So parang, tinahanap ko na parang, ba't nagkabarilan? Ba't nagkaanuhan? At saka, parang ang daming video eh, na available sa internet. Maririnig mo pa yung barilan nung dalawang kampo. yung opposing group, yung sa government at saka itong mga rebelde, ganyan. So bakit parang sobrang daming video na available? Ayun pala, hindi naman siya kasi yung tipong attack on NPA's camp, ganun, hindi naman pala siya yung parang sa bundok na, alam mo yun, yung, hindi siya insurgency operation. Magsaserve lang ng warrant. So ngayon, isaserve yung warrant na uwi sa putukan ng bonggam-bongga. Pagkatapos, kasi, di ba, parang, wala talaga silang intention to be covered by our laws. Yun yung ano doon eh, yun yung very clear doon sa pangyayaring yon. And so, what is there to explore with this soulless creatures? Diba?
meron daw na patay na abog. Yes, actually verified na 'yon eh, na ano, na merong abogadong namatay. Graduate siya ng University of San Carlos. Pumasa siya last year. Nag-take siya ng bar nung 2022 yata. Then pumasa siya last year. So bagong-bagong abogado. Ganon. Ayun. So, ngayon, going back dun sa sinasabi na, oh, sige, ayaw mo ng continuity, bagong path ang gusto mong gawin, okay lang kung tama at nagbibigay ng result. Ayan. O, di ba isa sa mga bagong path na gusto nyong gawin at isa sa mga pang mga kasinungalingan ninyong gustong gawin is mag-explore ng peace talks with the NDF. Of course, pag sinabi mong NDF kasama dyan CPP, NPA, tatlo yan eh. Hindi mo po pwedeng isa-isa lang yan eh. Diba? So ngayon, what is this all about? See, diba? Nasubukan na namin yan eh. Kaya nga kami bumabalik doon sa continuity. Diba? Kasi pagka nag-continue mo yung ginawa ni PRRD, less yung chance mo to make a mistake. Na-figure out na natin yun eh, nung panahon ni PRRD eh, na wag kang papasok sa trap ng mga NPA na yan. Ng CPP, NPA, NDF na yan. Diba? Eh anong ginawa ng administration natin? Yung ginawa ng administration natin, ala, mag-explore pa ng ano. Sabi ni Tita Josephine, kapatid yata niya, Joey, lawyer din na champion debater sa ANC. Oo, parang mas nauna yata naging mag-abogado sa kanya yung kapatid yata niyang lalaki, no? Kapatid daw niyang lalaki na lawyer din. Ayun. So, Diyos ko, parang sayang dahil ano, sayang dahil biruin mo, nag-aral-aral siya ng pagkahaba-haba and then hurdled the bar. Pagkatapos, putya, makikipagbarilan lang sa militar. To be honest, I do not really feel any sympathy doon sa lawyer na yun na namatay. Mas naaawa ako doon sa parents niya or kung sino man yung mga relatives niya. Na ni-nurture siya, inalagaan siya dito sa mundo pagkatapos na uwi siya sa ganyan. Yung lawyer ka tapos nag-corned beef ka. Totoo. Totoo, 'di ba? So siya yung corned beef. Eh si Inday Sara, hinahanda niya na yung patatas. Hinahanda na ni Inday yung patatas. Inanda na ni Inday yung patatas pang sahog doon sa corned beef. Sana tumulong na lang sa needy kesa maging NPA, sabi ni Go. Ayun nga eh. Ang problem kasi itong mga ganitong kabataan na sumasali sa ano, na sumasali sa ganitong klaseng grupo. Brainwashed na sila eh. Ayun, ano nakikita sa camera, babe? Ayun, kasama ko yung jowa ko eh. Ayan. Sabi ni Den Scorpion, keep your eyes peeled while you are there. According to Mother Dragon, pinapunta ni Valentina most of the mayors of Cebu. Tapos si Gov Valak nasa Singapore. Talaga. Yun talaga pinaglalaban ni Pastor, sabi ni Yuri. Actually na nagulat ako nung ano. Well, kasi grabe yung SMNA sa ano nila, fight against insurgency. Talagang 'di ba? Sagad hanggang buto, talagang grabe yung dedication nila to ano, to bring the insurgency stories dun sa level na ano, no, dun sa level na napaka-relatable kasi ini-interview nila parents, dating kadre, mga ganun-ganon. Grabe yung pag-inform ng SMNI sa bansa natin tungkol sa atrocities ng ano na to, nitong CPP, NPA, NDF, ganun.
Doon sa speech ni ano, sa speech ni Pastor Kibuloy na mention niya. Naintindihan ko yung kung saan niya hinuhugot yung galit niya sa NPA. Kasi sinabi niya, ang dami pa lang mga ministro niya na pinatay ng NPA, mga miyembro niya na pinatay ng NPA kasi nga ayaw makikoordinate sa kanila. So yun pala yun yung hugot ni Pastor. Ano? Yun pala yung hugot niya. Ayun. Yeah, babe. Ingit kayo na, char. Ayun. Hello, Sir Derek Ababa. Maraming salamat sa pas. Super chat. Ayun. Hindi nga itutuloy ni Lisa yung continuity ng Digong admin. Nang ro-road tag nga siya eh sa staff niya. Oo. Totoo. Ang mali kasi dito ni ano, ni tingin ko ha, ang mali kasi dito nung pagong, in-underestimate niya yung complexity ng government, work, and politics. I don't know, I think maybe she thought na, ano siya, na lawyer siya, so therefore, alam mo yan, yung, baka may ano siya, yung kumbaga may parang feeling niya kayang-kaya niyang i-wing yung government service. Dahil nga siya ay isa namang very, very experienced na abogado, ganun. So akala niya siguro, uubra yung mga ganyan-ganyan niya na, o di sige, parang, alam mo sa totoo lang, itong si Pagong, kung matatapos man ni Hello Kitty yung term niya dito sa Walt Disney Palace, dito sa Walt Disney Castle, pag bumaba yan sa posisyon, she's going to be despised by a lot of people. So, hindi niya kasi nare-realize na, ma'am, ngayon, nire-respeto lang kayo ng mga tao kasi number one, takot sila sa'yo. Number two, ang dami mong pera. Diba? Yung takot sila sa'yo, kaya sila takot sa'yo kasi may power ka. Yung power mo, hindi mo yan hawak forever. Ayun. So, tingnan natin kung hanggang saan tayo tatagal sa kagaganyan nyo, diba? Sabi ni C, may financier ba insurgency? Saan sila kumukuha ng armas? Ang Russia yung mayaman ngayon dahil sa gera, sabi ni C. I remember na ilang beses tong natakal ng ano eh, nila Doc Lorraine, nila General Parlade, ganyan-ganyan. May mga ano sila, may mga nagfa-finance sa kanila ng mga international organization. Kasi parang ang ano kasi, yung isa sa mga deceptive works nila is yung meron silang mga causes. Meron silang mga causes. So yung, kung maalala nyo, isang example dito ni attorney ni General Parlade, yung Save Our Schools. Yung Save Our Schools, akala ko rin nung ano, estudyante ako, parang wow, napakahusay naman ito. Kasi parang what they wanted to do is to build schools doon sa mga lugar na malalayo, hindi abot ng walang infrastructure, ganyan-ganyan, ganyan. So, yung Save Our Schools, parang ano siya, para siyang NGO work, nanghihingi sila ng pera ng ano kung ano-ano, domestically and in abroad. Nahingi sila ng pera para pampatayo kuno ng mga schools na ito. Yung mga schools na yon, it turned out, Alcadeb schools ng mga NPA. So mga tinuturo doon, hindi yung nakabase doon sa curriculum ng DepEd, ang mga tinuturo doon, mga lessons na pang ano, yung pang indoctrination basically ang ginagawa nila doon, ganun. So they are not really there, they were not created to educate young kids. Nilalagay nila doon yung mga bata, nanghihingi sila ng mga pera kasi tin-train nila para maging NPA. Ganun.
So yun yung mga way nila on how to get ano, how to get money. Pagkatapos ngayon, ang ano nila pa doon, ang ginawa doon nila General Parlade, yung mga international organization na na-trace nila na pinanggagalingan ng pondo ng mga ano na to, ng mga fronts na ito, mga legal fronts na ito. Kinausap nila na parang alam nyo ba na dito lang yan napupunta, hindi yan napupunta sa pinramis nila, ganun. Ayun. Hindi yan galing sa mga, hindi yan napupunta sa mga pinramis nila, ginagawa nila yan para sa causes nila, para sa insurgency, ganyan-ganyan. At itong ginagawa ng mga yan, kineme-kineme. So that is why long time ago, na-declare na terrorist group yung CPP and PENDFE. Diba? Sa ibang bansa. Ayun. Pagkatapos, yung isa pang way nila on how to, ano, kasi nga, di ba, meron rin mga paring, ano, nagsusuporta dyan. So, yung mga charity-charity work, ganyan-ganyan, kunwari, yung parang, at tumulong sa ganito, tumulong sa ganyan. Ayun, napupunta rin dun. Ganun. So, kailangan mo talagang suriin. Kailangan mo talagang suriin yung mga impormasyon na dumarating. Ganun. Overconfident si Jia. Tingin ko ganun eh, yung itong si ano, Pagong Yun. Kasi yung anak ni Janice, ang haba masyado. Ang haba nung pagkatinawag natin siya anak ni Janice, ang haba masyado. Kwento ko na lang kung bakit siya ano, kung bakit siya naging pagong. Ang may sabi daw kasi, na mukha siyang pagong. Ang nagsabi na mukha siyang pagong ay si Beyonce. Sabi ni Beyonce sa kanya, ay nako, mukha siyang pagong. Mukha daw siyang pagong. Aminin niyo, mukha daw yung pagong. Di ba yung mata ng pagong? Diba? Mapapakita ko. Si Beyonce rin, ano rin talaga eh, may pagkamaldita rin eh. Ay. Teka. Pangpago. Teka. Diba? Mukha siyang ano, may ano talaga. Grabe to si ano, grabe to si Beyonce. Grabe to si Beyonce. Eh, ayun. So, nasasaktan dun si ano, nasasaktan dun si Pagong pagka ginaganyan-ganyan siya. Ano siya, pikunin. Pikunin. And, yun yung pinaka-worst na trait ng isang, if you are in public service, yun yung pinaka-worst na trait na magkakaroon ka. Hi, Ex Liao! Hello, hello! Ayun. Yan yung pinaka-worst na trait na magkakaroon ka. Kasi, dapat hindi ka pikun. Pagka, ano, pagka nasa, ano ka, pagka you're in politics, you're a public servant, di ba? Hindi ka dapat napipikun ng basta-basta. Ganun. Eh siya kasi, nagre-react siya ng, madali siyang magalit sa mga bagay-bagay na hindi naman siya dapat magalit. Diba? I think, yung, ano, no, yung rumor nga na binayaran niya lahat ng mainstream media company, ng mga mainstream media organization. Binayaran daw nila lahat eh. Goes to show kung gaano siya kahina at kung gaano siya ka walang alam sa dynamics ng politics. Magiging believable ka ba kapag ka lahat, ay, di ba? Magiging believable ka ba kapag ka lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, yes lang ng yes? Or hindi ka kinikriticize, hindi ka inaano, ganyan-ganyan. Magiging believable ka ba dun, pagong? Of course not. Di ba? Eh, paano pag sinabi sa'yo, Ma'am, ang tangkad-tangkad mo naman! Diba? I don't understand. You want people to praise you all the time?
'Di ba? Yung ginagago-gago ka na, parang eh sige, masarap sa tenge. Okay lang 'yan. Hindi ko gets yung ganun. Yung parang mukhang ayaw niya yung nare-real talk siya. Ayaw niya nare-real talk, yung sinasabihan siya ng katotohanan. Ganun. Ayun. Coca-Cola body, sabi ni. Wait, teka, may paparinig ako sa inyo. May paparinig ako sa inyo. Kasi, yung... Teka ha. Teka. Yung ano, sa TikTok, nagsastart na silang mag-ano, yung mga members ng Kingdom of Jesus, yung religion ni Pastor K. Buloy, nagsastart na sila gumawa ng mga TikTok content. Nakakaloka. Nagsastart na sila magsipaggawaan ng TikTok content. E di ngayon, parang, di okay lang naman, di ba? Wala namang problema doon, ganyan na, ano. Pero, ilang million ang member ng Kingdom of Jesus, ha? Diba? Tapos they started calling for BBM's resignation. Ganun. Pagkatapos, yung sa mga, paparinig ko lang sa inyo tong ano na to. Paparinig ko sa inyo tong content nila na to. Ay, i-share ko na lang. Teka, i-share ko. I-share ko dito sa... Gigil na gigil sila kay Lisa Marcos. Diyos me. Grabe yung galit nila. Ay, bakit wala akong ano? Ay, hindi ako makashare. Bakit hindi ako makashare? Bakit hindi ako makashare ng ano? May anino sa likod. Jowa ko yan, jowa ko. Jowa ko. Sige, ito na lang audio na lang audio. Ito. Paparinig ko sa inyo lang ng very very quick. Kami mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon ginagaya mo si Pastor. Nananawagan kami bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyo yung ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapalang mga mukha niyo. Grabe. Tapos kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Dito, oh. Takay muna sa amin. Tagal na namin ganda sa inyo. Takal niyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung ikaw babae ka, butog ng tiyan mo, kalad ka rin ka namin dyan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacañang. Ang first lady natin, Jezebel na, demonyo na. Tulungan tayo, wala na, mga wala kababayan. Na, hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama tayo. Si Pastor ang totoong may... Amen. Nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine mag-aalay si Pastor ng buhay para lang masave ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak, sa yapak natin. Mahal na Pastor, kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan, BBM na yan, mga traitor yan. Walang ibang ginagawa yan, mga yan. Binodo lang Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan, resign BBM! Ayun! O, di ba? Galit na galit si ate. Ikaw butod ka. Kalad ka rin kita dyan, sabi niya. Grabe. Ganda ka. Galit na galit yung mga ano, taga-kingdom. Diyos me. Dalawa account ko sa YT sa'yo, Joey. Go, go, go. Thank you. Go, go, go. Ayun. Grabe! Galit na galit yung... tatlo sila yung nagsasalita dun sa video na yon. Tatlo sila. Sabi nung isa, ano, ikaw butod ka. Sige. Basically, they were saying na, kung aarestuhin nyo si Pastor Kibuloy, dadaan kayo sa amin.
Ganun kami, kaming silang mga members daw ang haharapin nila bago sila makarating kay pastor, ganun. Ayun. Tapos sabi nung isa, ikaw butod ka. Ikaw butod ka, kalad ka rin kita, ganyan, ganyan. You know, anong-ano ni ordinary people is so frustrated and very angry dun sa ano no, sa mga nangyayari. Of course, sasabihin nila diyan, eh bakit si BBM mo sinisisi? Eh ano naman si ano naman ang si Risa Ontiveros naman ang may pakananong investigasyon sa Senate, ganyan, okay. O sige po, ganito. Yung pong kinumit na kasalanan ni Pastor Kibuloy, allegedly, is something that should be sorted out by the executive. Diba? Once and for all, diba, para matigil na lahat ng chismis kay Pastor Kibuloy, either you put Pastor Kibuloy behind bars, kasuhan, hulihin, investigahan, full-blown by the police or and the, you know, NBI, whoever, kung sino man yung makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Diba? Sa totoo lang ako, hindi ko pinagtatanggol si Pastor Kibuloy na parang, oh, wala siyang kasalanan ganyan. Because I do not know. I have no idea. Of course, pagka yung mga taga-kingdom yung tatanungin mo, taga-KOJ yung tatanungin mo, for them, walang ginagawang masama si Pastor Kibuloy. Gayunpaman, hindi, obvious na obvious kasi na ginugurgur niyo si Pastor. Diba? Obvious na obvious na ginugurgur niyo si Pastor. Ngayon, if this government want to prove na merong kasalanan si Pastor Kibuloy, bigay niyo yung prosesong nararapat para sa kanya. Diba? Ibigay niyo yung prosesong nararapat para sa kanya. Hindi yung dadaanin niyo sa Senate hearing, dadaanin niyo sa ano, ganyan-ganyan. Para saan yun? Eh kagaya ngayon, oh, recently, Franz Castro wanted Inday Sara to attend the Senate inquiry kasi nabanggit siya na meron daw siyang isang bag na armas na kinukuha from Pastor Kibuloy. Diba? Ngayon, ano no, ang pangit kasi nung ano eh, ang pangit kasi yung parang, oy, naniniwala ba kayo sa kwento ni Pastor Kibuloy? Oy, naniniwala ba kayo sa ganyan? Bakit 'di ba son of God siya? Bakit hindi niya malabanan yung mga ganitong bagay? Eme-eme, ganun-ganun. Sa totoo lang, ang cheap ng mga ganong hirit. Okay? First and foremost, we're not talking about religion here. We're talking about due process that must be afforded to any Filipino. 'Di ba? Tama ba na ganun yung approach nila dun sa mga quote-unquote crimes na kinumit ni Pastor Kibuloy? Diba? Ngayon, again, balik tayo dun sa, eh bakit yung sinisisi si BBM? Eh hindi naman siya ano, ba't yung sinisisi si BBM? Eh hindi naman siya may pakana dun. Eh kasi nga po, si BBM can very well stop the investigation in Senate. Diba? By saying na, oh, we're doing the investigation now. And, you know, kung nagbibuild kayo ng kaso against Pastor Kibuloy, just say it! Para matigil na si Risa dun. Diba? But why is this president not doing anything? Maybe because gusto rin niya yung nangyayari. Maybe because gusto rin niya na makarating sila dun sa talagang pakay nila doon sa Senate inquiry, which is to bring the Dutertes down, to embarrass them, to shame them in the, ano no, using the stage of the Senate. Diba? So, ayun. So, ngayon, sorry, pero talaga sa kanya yung sisi dito. Sa kanya talaga yung sisi dito. Alam niyo po, ang powers ng Pangulo, yung mga powers na incidental sa pagiging pangulo. Meron siyang mga kaya niyang gawin at meron siyang mga kapangyarihan na nakabestow sa kanya dahil yun ay naaayon sa batas. Pero isa pa pong power ng pangulo ay ang kanyang political power na hindi rin ginagamit ng pangulo sa matalinong pamamaraan. Ganun.
in this case, pwede niya sanang gamitin yung ano niya, yung kanyang ano no, political power. Well, actually, assertion din ng kanyang kapangyarihan bilang pangulo, yung mga innate powers niya ganyan bilang pangulo. Pero pwede siyang magsalita na 'di ba? Na well, ganito rin ginagawa namin, iniimbestigahan namin, ganyan-ganyan, I don't think there is a need for a Senate inquiry because we're doing our job since this is a crime allegedly committed by Pastor Kibuloy, which is under the jurisdiction of the President. There is no point na magagaganyan sila sa Senate. Diba? Pero yung ipinipilit ng Senate na gawin itong telenovela na ito sa pangunguna ni Risa Ontiveros, if they can do this to Pastor Kibuloy, dahil trip lang nila, tingin nyo hindi yan kayang gawin sa mga normal na tao? Ayun. It's so obvious, it is a war between NPA versus PACQ. Pero alam mo, social climber, I don't think NPA lang yan eh. I don't think NPA lang yan. Kasi nga, si Pastor Kibuloy, hindi nila ina-expect na yung SMNI will be that big. Kasi sino ba nanonood sa SMNI? Yung SMNI kasi nag-crossover na talaga siya into mainstream. Ganun. Yung comparison ko nga sa SMNI, yung sa Net 25. Yung Net 25, di ba Iglesia ni Cristo yun? Yung channel na yun. Iglesia ni Cristo siya. So, malakas naman yung ano, malakas naman yung Net 25. Pero alam mo na ang nanonood talaga nun, mainly at ang sumusuporta doon, Iglesia ni Cristo lang din. Diba? Pero yung SMNI, sinong nanonood? Diba? Ang daming nanonood sa SMNI na they are watching SMNI not because of any religious inclination. They just watch SMNI for being SMNI. Wala sila sa black box na both SMNI and Net 25 di masagap. So, ngayon, ito pa isa, social climber. If dito lang sa Pilipinas yung gurgur sa SMNI, kunwari NPA lang, or yung totally local lang talagang gustong magpabagsak sa SMNI, bakit nila sisimulan sa isang kasong naganap sa US? Diba? If gusto nilang gurgurin ng SMNI at ang gustong manggurgur sa SMNI ay dito lang sa Pilipinas, mga elemento or mga powerful groups dito sa Pilipinas. Kunwari yung mga NPA ganyan. Kung NPA lang naman talaga yung gustong magbabagsak sa SMNI, dahil binibira nga ng bonggang-bongga ng SMNI yung mga yan. Eh bakit sa US nag-originate yung issue? Diba? Di ba nag-start yan nung na-demanda daw si Pastor Kibuloy sa US because of the alleged human trafficking, ganun-ganun. Pagkatapos, later on, di ba na-confiscate niya yung mga property? Maraming mga actions sa kanya sa labas ng Pilipinas. So parang tingin ko, hindi lang within the Philippines yung gusto magpa-shutdown sa SMNI. I think there are some elements, foreign elements, that is threatened by the potential of SMNI as a news organization. Ayun. Ganon. So, diba? May isang term pa ba si Risa sa Senado? Ba't magbisa
magbisa lang siya, nag-iimbestiga sa Senado, nothing to lose ba siya o malakas lang ang loob? I think si Lisa, ang talagang goal naman niya ay hindi lang si ano eh, hindi naman talaga SMNA lang eh. Ang goal niya talaga ay mga Duterte. Ayun. And I think they really prepared for this, yung kay Pastor Kibuloy. Kasi 'di ba inimbestigahan rin ni Risa yung kay ano, yung Aguila. Yung sa Aguila ganun. Tapos parang maraming na-impress kay Risa Ontiveros dun sa pag-handle niya sa issue kay Senyor Aguila, ganyan. So ngayon, kumbaga, parang pagka ginagawa to ni Risa Ontiveros, ano, parang, eh hindi, ginagawa naman niya talaga yan even before eh, ganyan eh, mga ganun. So kumbaga, parang ginawan talaga nila to ng preparation, nag-ano talaga sila. Miss Joey, nagbabalik yung mga HEPA, Chel, Kiko, Bam, Kapal. Wala nga silang sinabi sa mga nangyayari eh. Di ba nagkaroon ng survey? Hindi ba sila pumasok? Di ba sila pumasok doon sa survey? Ayun. Please, wag nila i-compare kay Aguila, sabi ni... pero ganun kasi gusto nilang palabasin eh, Rio Carlos. Talagang gusto nilang i-demean yung ano, i-demean yung situation ni ang pangalan nito. Yung situation ni Pastor Kibuloy na, ah, hindi, kulto lang yan, ganyan. Ayun. May point ka po, o nga, ba't sa US pa pinanimula? Oo, kasi, di ba, ba't naman papansinin niya, di ba, bakit doon? Ba't doon nagsimula? Hindi, ibig sabihin, merong, ang original na gustong manggurgur sa kanya, hindi taga dito. Kumbaga, introduction si Aguila. Oo. Introduction si Aguila. Ganon. Eh, ano ba ang contribution ni Pastor Kibuloy sa mga Duterte? Basically, ang communications machinery, quote and quote, ng mga Duterte ay SMNI. 'Di ba? SMNI yung ano eh, SMNI yung SMNI talaga yung ano eh, yung communications machinery ng mga Duterte. Doon siya nag laban gikan sa masa para sa masa, 'di ba? Ibig sabihin, may contact yung NPA sa Jumerica. Eh, di ba talaga namang... Di ba? Talaga namang kaya-kaya makipag-alay ng Amerika sa mga NPA na yan. Diyos ko po. Hindi naman first time. Baka after ng kingdom, iglesia naman ang isusunod ng digital dictatorship na ito, sabi ni Jim. Tingin ko kasi hindi nila kaya yung ano eh. Sobrang organized ng Iglesia ni Cristo eh. Sobrang organized. So parang I don't think kakayanin nila na itumba yung Iglesia. Ganun. Ewan ko lang. Kukakayanin nila yan. Kasi mas matagal na yung Iglesia, mas rooted, mas grassroots all over the Philippines. Tapos, di ba, may, ano eh, ewan, tingnan natin kung kaya nila itumba yung Iglesia. Ang masaklap, SMNA nagbigay ng platform kay BBM, yung debate, di ba? Kasi di naman yung umaten sa iba. Totoo. Ang lakas ng aircon ba, Ate Jo? Oo, lakas ng aircon. Ayun. Simultaneous din po ito sa YouTube, no, ma'am? Lipat ako YouTube, putol-putol. Talaga ba? T-
takot sila sa INC dahil sa black voting nila. Hmm. Kaya parang I doubt na ano eh, na gugurgurin nila ng wagas yung INC eh. Kasi, unang-una, ang laking bagay ng iglesia sa mga local elections, sa totoo lang. Ang laking bagay ng ano, lalo na kung barabarangay elections, ang laking ano dyan, ang laking factor ng ano dyan, ng iglesia ni Cristo. Ayun. Miss Joey, meet and greet po sana tomorrow sa rally. Oo, oo, oo nga pala, ang tawag dito. Maya-maya mag-end live na ako, guys, ha. Mag-end live na ako kasi pagod at tragedy ako. At gusto kong matulog ng mahaba kasi mahaba ang magiging araw bukas. O, matutulog na ako maya-maya, mga 12:30, ganun. Buka, meron akong ano, meron akong mga dalang t-shirt. Yung entire check-in, ano ko, check-in luggage ko, t-shirt lang yung dinala ko. Pero hindi rin siya ganun karami. Hindi rin siya ganun karami. So, pag nakita nyo ako bukas, ayan, at wala pa kayong t-shirt, at meron akong t-shirt na kasya sa inyo, ay kunin nyo lang sa akin. Ayan. Pag nakita nyo ako, huwag kayong mahiya. Pag nakita nyo ako, huwag kayong mahiya. Ayan. Sabi ni Jack, Miss Joey, thanks sa t-shirt. O nga eh, Jack eh, hindi mo sinabi gusto pala ng asawa mo, di dapat dalawa yung nasend ko sa'yo. Ayun. One for me, please, sabi ni Nitkas. Ayan. Sige, ano, i-PM niyo ako para malaman ko kung ano yung, ano, kung meron kayong wala akong ano eh, wala akong, ilan ba yung t-shirt ko na, panay malalaki yung dala ko. Marami akong small, marami akong 3XL. Meron akong medium, pero dalawa lang yata. Ayun. Magpa-picture at magpa-autograph pa sa'yo, Miss Jewel. Lalo, lalo, grabe na. Iwan ako artista. Baka ma-disappoint kayo sa dami ng tagyawat ko, Diyos me. Ayun. Pasyal po sa Siomay, sa Tisa, pungko-pungko sa Fuente. Masarap mga pagkain doon, promise. Nakapag-pungko-pungko. Ano tayo, di ba? Bib. Tulog na siya. Ayun. Nakapag-pungko-pungko sa Fuente na kami eh. Ayun. 4XL. Walang 4XL Crank Brothers. Tsaka huwag ka dyan. Nasa Singapore ka eh. Ayun. Hi, Tita Vida Jackson. San ka nag... Na... Big thanks. Send UK, ha? Ay, naku, ano, Tita Nitkas, hindi po ako makakapag-send abroad kasi ang mahal na shipping abroad. Kasi parang feeling ko hindi naman sulit na magpapadala, magsiship ako ng t-shirt doon. Ang mahal-mahal ng shipping, tapos ipapadala ko pa doon yung mga t-shirt. Eh, tingin ko naman, mas madali kung ibibigay ko na lang po sa inyo yung design. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung design. Tapos i-email ko na lang po. Tapos kayo na lang po ang mag-print dyan. Ayun. Hoy, Duran. Hello. Ayun. Galing ba kayo sa concert ng Planet Shakers, Miss Joey? Dito, sa ano? Sa Cebu? Wala. Kumain lang kami at natulog. Pag abroad, pwede sa Printify, sabi ni Bogs. Yun nga eh. Hug na lang. Ayaw mo ko bigyan ng t-shirt. Pwede naman, Crank Brothers. Eh, wala ka naman sa Pilipinas. Ayun, pasilip naman dito yung t-shirt. Teka, eto. Ay, nandun sa bag na ano. Teka. Ayokong tumuwad, baka makita niyo yung puwet ko. Ito. Ayan. Ito yung example ng t-shirt. Ayan. So marami akong ano, marami akong small, marami akong XL. XXL. 3XL, yan. Marami akong ganun. Tapos may 2XL rin yata ako. Nakapagdala rin yata ako 2XL. Ayun.
XL, wala na talaga, ubus na yung XL. Yung large, hindi ko alam kung aabot, piprintan pa. Suot nyo yan sa rally, guys. Oo nga eh. Bayaran, dinagdag. Sabi ni, anong problema ni Yefe? Ganda, paano makuha design mo? Ano ang tawag dito? I-ano lang ako? I-message nyo lang ako para ma-send ko yung design. Thanks sa shirt, Miss Joey. I got XL and 2XL. Taga Plaridel. Ah, okay. Nice. Thank you po. Ayun. Nasa abroad ka po ba, Miss Joey? Wala na, dito lang ako sa Pilipinas. Ayun. So, kung ano, nasa abroad, XS yata ako, sabi ni Cheesecake. Wala, ano ka, duwende? Ma'am, for XL or 3XL po, sabi ni Andy Yu. Oh, ano, meron akong 3XL. Meron akong 3XL. Medyo after kasi nito, after ko dito sa Cebu, Bacolod ako for quite some time. Hindi ko sure kung makakapag-ship ako pag nasa Bacolod ako. Although, dinala ko lahat nung, well, I hope makapag-produce ako ng t-shirt, ano. Ayun. Try ko, pero basta mag-a-announce na lang ako kung makakapag-ship ulit ako ng mga t-shirt. How can I buy your shirts 2XL? Sabi ni Juanito Balbon. Actually po, sa ngayon po, libre pa po yung t-shirt. Libre po yung t-shirt. Magbabayad lang po kayo ng shipping fee. Ayun. Ma'am Joey, pwedeng COD yung delivery fee charge? Hindi. Hindi pwede dance. Ayun. Anong meron sa Bacolod? Tawag dito, doon talaga ako nagsistay. Ganyan. Ano ako talaga, living between two provinces, Bacolod at saka Bulacan. Ayun. Kukonti na lang, available po ba sa Lazada? Hindi ko siya nilagay sa Lazada at saka sa Shopee kasi baka magurguro yung mga stores ko doon. Ayan, baka pag-initan. So, sayang naman ang mga negosyo sa Shopee at Lazada. Ayan. May prayer rally rin sa Bacolod. Oo nga daw eh. Meron po ba kayo 4XL sa bahay mo sa Manila? Wala, Simus Prime. Wala. Hanggang 3XL lang pinakamalaki. Ayun. Pwede maka-avail ang t-shirt. Sige po, mag-message lang po kayo. Pero sa ngayon po, ay teka, wag po, mali. Sorry, wag po muna kayo mag-message tungkol doon sa t-shirt kasi hindi ako makakapag-ship. Hindi ako makakapag-ship pa. Yung last ko na shipping nung Friday. Nag-ship ako nung Friday. Ayun. Halos araw-araw ako nag-ship last week eh. Kasi nga alam ko paalis ako eh. Ayun. So this week, hindi ako makakapag-ship. Kasi nga, mag-stay ako sa Bacolod for quite some time. Ayun. Pero, sa Bacolod, pwede akong mag-print. Hindi ako makakapag-ship. Pero kung nasa Bacolod kayo, ibigay niyo sa akin yung t-shirt ninyo, tapos piprintan ko. Ayun. XS, ano ka minor? duwende daw siya. Diba ka naman petite? Diba? Sobra ka naman. Sobra naman tayo. Ayun, magla-live ka po bukas? Yes, magla-live tayo bukas. I-update ko kayo sa mga kaganapan. Kasi mukhang may pasabog si Attorney Glenn Chong. Oh, may pasabog si Attorney Glenn Chong eh. Hi Joey, last batch na ako, sabi ni Romel. O sige. Basta mag-message ka na lang, Romel. Ayun. Ang bait mo naman, Joey. Ay, hindi po ako mabait. Alam niyo po ba? Kaya po posible na ako ay makakapamigay ng mga t-shirt ay dahil ay meron pong napakabait na at talagang meron akong napakabait na ate na nasa iba yung dagat. Ayokong banggitin kasi yung pangalan niya kasi pag yung mga ganyan-ganyan tapos merong mga tumutulong na ganyan tapos binabanggit ko. Ang nangyayari, inuutangan. Inuutangan siya ng mga tao. So ayokong banggitin yung pangalan niya. Hindi naman niya sinabi sa akin na huwag banggitin yung pangalan niya. Pero alam mo ate na malaking-malaking pasasalamat ko sa iyo. Hindi ko babanggitin yung pangalan mo kasi.
Kasi usually pag may mga ganyan, ala, mini-message na siya. Pagkatapos inuutakan na siya, inuutangan na siya ng mga tao. Ayun. So ayoko naman siyang malagay sa ganung ano, sa ganung posisyon. Ayan. So yun, so because of that, nakapagpaprint ako ng maraming t-shirt, ganyan-ganyan. Noong una nga, ano lang yun, parang magpiprint ako, tapos ipapamigay ko, ibibenta ko na yung ano lang, yung talagang, ano lang, yung presyong ano lang talaga, presyong walang kita, ganun. Yung sobrang maliit, maliit lang talaga yung, kumbaga yung, ang magiging presyo lang niya would be the t-shirt, the cost of printing, tapos admin cost. Ganun lang sana. Ayun. So, nung una, ganun yung plano ko. So, may mga nag-step in na mga, ano natin, mga kapanalig at mga naniniwala sa mga pinaglalaban natin. So, that is why I was able to, ano, I was able to give away yung mga t-shirts na yon. So, shipping lang yung sinasagot. Ayun. Hi, Tita Relda Martin! Ayan. Hi, Tita Che! Ayan. Ayun. Thanks sa mga sponsor, sabi ni Rosant. Oo! Yun. Tapos marami, marami yung mga ano, marami yung mga tipong mga, may mga nag-aano rin, may mga mga tipo. Oh, sige, mag-sponsor ako ng mga 5 shirts, ganun, mag-sponsor ako ng ano, ganyan-ganyan. Hi, Tita Thelma! Hello, hello po! Ayan. So, yun. So, yung mga, may mga mababay talaga nagsistep up, ganyan. So, kaya nakakapag-share tayo. Well, ang ano naman doon, ang goal really is for everyone to know about yung hashtag hindi mo pera yan. Okay? Kasi po, yan po ang mother of all corruption dito sa ating bansa. Yan pong ating legislature ay ginagastos ang pera ng bayan nang hindi nila nililiquidate via receipts ang kanilang mga gastusin. So, yun. Magkano ba ang cost ng t-shirt? Yung t-shirt, yung cost po ng isang t-shirt, pineg ko siya at 300 pesos. Kasi po yung t-shirt na gamit ko ay magandang klase talaga. Ayun. Magandang klase talaga. So, kasama na po dun yung printing, kasama na po dun yung admin cost, kasama na po dyan yung, syempre yung pag-gasolina, pangpunta ko sa Divisoria, ganyan-ganyan. Mga ganong eme, ganon. Ayun. So, anyway, yung t-shirt po na yan, may QR code sa likod. Ayan, may QR code to sa likod. Ayan, may QR code yan sa likod. Pagkatapos, everything that you need to know about hindi mo pera yan, nandun. Nandun sa ano, nandun sa page na yon. So, we want to reach as many people as possible for them to understand kung anong problema dyan sa hashtag hindi mo pera yan. Hindi M-O-O-E pera yan. Yun. So, sa mga bago pa lang at sa mga kakarating pa lang, yung mga new subs na nandyan, ayan. Yan pong sinisigaw natin na hindi mo pera yan ay basically tungkol sa sistema na nakagisnan ng ating lehislatura for a very, very long time. At nagtuloy-tuloy simula noong nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon noong 1987. Kung saan ang mga legislators natin, senador at saka mga congressman, ay hindi nagliliquidate ng kanilang mga gastusin via receipts. Kailangan na lang nilang pirmahan na ginastos nila ang pera ng bayan at ang paggastos ay kailangan nilang gawin to perform their legislative duties. Ayan. Ganun yung ano nila. Ganun na lang yung ano. Pirma-pirma lang. Ubusin nila yung budget na bibigay sa kanila, tapos pirma-pirma lang. Ganun. Kakain ako ng lechon doon sa Subuchon, Ate Joy. Ano update sa PI? I think it's dead.
Ayun. Pero dapat ano eh, dapat yung COMELEC, dapat punitin na lahat ng ano, mag-declare sila na lahat ng mga pirma na nakalap, lahat ng mga pirma na nakalap at sinubmit sa kanila should be declared ano no, parang no value. Wala, hindi na namin 'to ipaprocess ever. Ganun. Miss Joey, paano po padalang bayad ng t-shirt? I-gcash nyo lang po. Ayan. I-gcash nyo lang po. Pag kayo po ay nagbayad, kayo po ay i-schedule ko agad ng booking, ng pick-up sa JNT. Yung pong career ay JNT. So pag nagbayad kayo, i-schedule ko kayo agad. Miss Joey, nice ang shirt. May nagtanong nga sa akin. Sinabihan ko, scan mo likod ko. Ayun, binasa naman niya. Kapitbahay ko dito, nagtanong na. Yes! Yan yung ano! Yan yung gusto nating mangyari. Diba? Yan yung gusto nating mangyari, na maikala talaga siya. So kaya nga, ano, sabi ko, yung t-shirt, gusto ko maging maganda siya. Yung tipong pwede niyong ipanggala, pwede niyong panood ng concert, panood ng mga gimmick nyo ng barkada ninyo, ganun-ganun. So, magandang klase yung t-shirt kasi ayoko siya na ikahiyan yung isuot, ganun. Kasi nga, ang point, dapat ibaba natin yung conversation tungkol dito sa hindi mo pera yan sa mga taong kakilala natin. Diba? Na lahat ma-aware para doon. Stage 1 pa lang ang PI, anytime they can activate it since wala namang validity period. Oh, walang validity period yung pirma nila. O nga kay Saldi, kaya nga sabi ko dapat si ano, para talagang ilagay na talaga sa kabaong yung PI na yan. Dapat i-declare ng COMELEC na ano, walang visa yung lahat ng ano. Miss Joey, kung may XS, bili ako, sabi ni Aldin F. Siguro saan susunod, i-try ko na mag-ano, i-try ko na mag-order ng XS na mga t-shirt. Kasi may mga naghahanap nga eh. Pero unti-unti lang kasi. Siguro konti, kung order lang ako ng XS na t-shirt na super on. Sa'yo, PD. Ayun. Tagalog ba nakasulat ang info pag na-scan? Oo, happy fam. Tagalog. Ayun. Hirap na hirap si Sas mag-Tagalog doon. Kaya, ano, maging mabait kayo doon sa ano. Pero, hindi pa na, may mga typo-typo daw eh. Hindi pa namin nako-correct. Pero, basta magkaroon kami ng oras, eh, iko-correct namin uli yung mga, ano, mga typo doon. Galing ng idea mo, Joey, about QR code. Bravo. No, it's not just me. Ano yan, meron tayo ring mga adacrab na mga IT na marunong mag-convert ng web page into QR code. So, yun ang ginawa. Gcash number mo po, ma'am. Eh, i-BM nyo na lang po ako, nandun po sa ano. Pero wait lang ha, bago kayo mag-Gcash ng pang ano, magbago kayo mag-Gcash ng pang shipping, kausapin nyo muna ako. Kasi baka pag-Gcash kayo ng Gcash pagkatapos, hindi ko naman pala masiship. Ayan. Ano po design ng shirt? Lahat ng kulay ng ahas, sabi ni Pedi Benaventura. Ako si Pedi Benaventura ay bagong-bago sa page ko. O sige, ito yung design ng shirt. Ayan. Ayan, ito yung design ng shirt. Ayan. O, pagkita sa likod niya, merong QR code. Ayan. So yon, feeling ko ito yung violation sa akin sa Facebook eh. Yung ano, yung coordinating harm and promoting crime. Dahil dyan sa hindi mo pera yan. Ayun. Ma'am Joey, large, dalawa, isend. Wait lang po, kalma lang po kayo dyan. Kalma lang po. Mag-PM po kayo. Pero siguro next week na po kayo mag-PM kasi hindi ko masiship yan sa lalong madaling panahon. Medyo matagal pa. Maganda ang quality ng t-shirt. I got mine na TYOO. Ayan. Gusto ko ng 3XL. Paano po from Cavite? Ayan. Sige, mag-message. Ayan. Bangag ka ba siya?
At siya, ay, talaga ba? Hadya ba si White Ahas? White Ahas, akit ka nga. Kwentuhan mo nga kami. Confirm na na pupunta si PRRD, di ba? Bilis bago tayo matulog. Kwentuhan mo kami. White Ahas. White Ahas from Australia. Are you there? End liquidation by certification. Legalized corruption yan. Sabi ni Liam Vincent Torres. Yes. Ayun. Ampun ako, bumunot-bunot, kilikili mo, host. Miss Joey, miss na namin yung kantok. Kantokan yun ni Ma'am Sassy. Oo, oh, busy si Sassy. meron kasi siyang website na hindi yata ma-access sa ano, hindi yata ma-access sa China. Sabi niya, bakla, paki-download nga to, may mga kailangan akong kinemer. Diyos ko po, 4:35 a.m., 2:30 a.m., gising na gising ang bakla. Ayun. So, mukhang busy-busy sa, ano, gusto niya masigurado na babagsak siya sa kanyang PhD, kaya yun. Andyan si Direk Daryl. Hi, Direk! Hello, hello! Ganda mo ngayon, Joey, ah. Fresh na fresh. Naka-lipstick lang. Andun din ang third floor studios. Nakita ko nga eh, lumabas sa ano ko, sa newsfeed ko sa Facebook, sa YouTube. Ayun. PRRD spotted with Attorney Vic today. Ayan. Ayun. Dutertes are no better than the Marcoses. Diyos ko, I hope you all find the grace and wisdom to escape from the bubble ng mga DDS at loyalista. You have no one to blame but yourself, sabi ni Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas, eto kasi yan. Wala naman kaming delusion na perfect ang mga Duterte. Pero nakapag-deliver sila. And I think for you to say na wala silang pinagkaiba, nagkakamali ka. Kasi nga, maraming na-deliver si, ano, no, si PRRD. At meron tayong almost 2 years na pagkakumparahan sa performance ni BBM at sa performance ng mga Duterte. So ngayon ikaw, yung magsasalita ka na ganyan na kala mo eh, napaka-savage mo, dahil hindi, wala namang ano yan, wala namang kineme, ganyan-ganyan. I think you have no basis in saying so. There are some na talagang yun, talagang grabe yung pagka-DDS nila na parang kahit anong sabihin ni PRRD, yun ang paniniwalaan ko, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Meron talagang ganun. And sa lahat naman ng kulay ng politika, meron naman talagang diehard na talagang sagad hanggang buto yung pagka-diehard. But I think ang difference kasi ng mga DDS, karamihan din sa mga DDS, hindi naman yung naging DDS lang dahil pinili lang nilang maging DDS dahil super fan sila ni PRRD. Hindi naman ganun. Kaya naging DDS yung mga yan kasi nakaramdam yan ng serbisyo mula kay PRRD. Ganon. Yun yun. So ngayon, kung makadyos ko, Diyos ko ka dyan. Next time, if you're going to make a comparison, no better, ganyan-ganyan. No! PRRD is way better than Bongbong Marcos. Is that the comparison you want to make? Ayun. Is that the comparison that you want to make? Pa-savage naman si Binibining Pilipinas. Actually, totoo. Feeling ko, Binibining Pilipinas, parang gusto mo maging tunog savage. Ayun. Yung parang, parang kunwari wala kang pinaprefer, ganun-ganun, yun. Yun nga yung ano eh, eto rin naman yung difference nung ano eh, nung mga nagsusupport din kay PRRD. Kasi even yung mga sinasabi nilang mga ano, no, yung mga nasa kulto ni PRRD, mga diehard supporters ni PRRD, ganun. Karamihan sa kanila, ano, hindi rin naman sila nagmi-mince ng words kapag kunwari hindi sila agree sa ginagawa ni PRRD nung panahon ng kanyang administration. Yeah, PRRD was heavily criticized doon sa mga polisiya ng Department of Agriculture
nung panahon niya. He was heavily criticized about it by Duterte supporters also. Diba? Pero nung time na yun, na kinikritize, kasi natatandaan yun, halos inaraw-araw sa karambola yan eh, yung Department of Agriculture. Diba? Pero nakakapagtaka nun, while PRRD is being criticized about it, yung ibang ano, yung ibang yung mainstream media, yung ibang mga malalaking personalidad sa ano, they never talk about it. Hindi nila yung pinipick up. Ayun. Sabi ni, thank you for fighting with us, Miss Joey Duterte pa rin. Eh, kasi, di ba, doon tayo sa tama. Di ba kasi pwedeng sabihin na, no better. Paano masasabihin no better? Eh, naranasan nga namin yung leadership ng Duterte. Di ba? Yung sobrang dismissive kasi ng mga statement na parang, eh hindi, parehas lang yan. Hindi nga parehas, tang ina nyo. Di ba? Magkaiba nga. At yung ang problem kasi, yung ayaw nyo i-recognize yung achievements nung Duterte administration, di ba? Amoy dilaw si Binibining Pilipinas. Amoy pa savage, yung kunwari, hindi siya dilaw, hindi siya ano, ganyan-ganyan. Ay, well, oo, tama ka. Kasi yung mga ibang dilaw, magpapanggap na kunwari, walang ano, walang bias, pero, di ba? Ayun. Sir Rolly, thank you for the super stickers. Ayun. Binibinibinas, you're absolutely wrong. Sabi ni Ma'am Celia di makulangan. Night and day ang difference ni PRD and BBM. Yun nga eh, parang, hindi ko mag-gets yung, ano yung parang, kaya hindi nyo kasi makuha yung mga DDS. Kaya hindi nyo sila makuha. Kasi sobrang yung dismissive dun sa mga, mga initiatives at saka sa mga accomplishments ni PRRD. Ganon. Sobrang yung dismissive. Ayaw nyong i-recognize yung brilliance ng matanda sa kanyang mga political strategy, sa kanyang mga policy decisions. Ayaw nyong i-recognize. Ganon. Kasi gusto nyong panatiliin na palamura lang siya, gusto nyong panatiliin na bastos lang siya, misogynist siya, ganyan-ganyan. Gusto nyo panatiliin yung ganun. Eh. Diyos ko po naman. Eh kahit naman yung mga taga Davao, hindi naman nalidinidinay na babaero si PRRD at palamura. Diba? What if pala kung si BBM or any yellow ang presidente natin nung pandemic, baka sa bakuna tayo, daluluan ang dugo ang mga tao. Butin lang si PRRD ang pangulo natin. Totoo. Loyalist extremist ka ata eh, or dilawa na nagpapanggap na loyalista. Feeling ko ano siya, feeling ko yellow nga siya. Tama yung nag-comment kanina na ano, nangangamoy dilawan. Kasi ano eh, yung alam mo yung nagpipilit na magmalini. Kasi di ba yun naman ang tatak yellow. Yung kunwari makabayan ng mga putang ina pero very supportive sa mga causes ng mga oligarchs. Di ba? Yun naman ang yellow eh. Ang yellow, ang loyalty ng yellow nasa oligarchs. Di ba? Nasa mga mayayaman. Nandun ang loyalty nila. So kung ayaw nila kay Duterte kasi nga si Duterte hindi inubra ng mga oligarchs. Ganun. Tapos kunwari galit kay Marcos kasi nga totoo lang, pagka tumakbo yung mga yellows, yung, lalo na yung mga tahimik sa Marcos administration, et, dati napakaiingay yung mga putang ina ninyo eh, na ayaw namin na magkaroon ng Marcos, ano, another Marcos presidency, ganyan-ganyan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. O ngayon, ba't natahimik nyo? Ang natahimik nyo kasi ayaw nyong kumampi sa mga DDS. Diba, kayang si Lenny Robredo, ba't ang tahimik mo? Akala ko ba the reason na ikaw ay tumakbo bilang presidente eh dahil gusto ayaw mo ng Marcos presidency? Diba? O ba't ang tahimik mo ngayon?
totoo, very dilaw yung mga yan. May motto pa yung don't be pro-politico, pro-Philippines daw sila. Pro-Philippines sila, pero mga choices ng mga oligarchs naman yung sinusuportahan nila. Diba? Kepa-plastic. Kepa-plastic ng mga yan. Boss ng yellow ngayon si Tambi. Ako talaga, si Attorney Harry Roque, nag-vlog na rin siya about it eh, na dapat mag-resign na si Martin Romualdez as House Speaker. And I agree. Kasi, the House of Representatives should be a house for great debate. Diba? Ngayon, wala nang debate doon, tang-ina, lahat sila pare-parehas na. Teka, bago akong matulog, I'm going to say something very, very important. Marami akong mga nakakausap na mga opisyales pa ng gobyerno hanggang ngayon. At sila ay may mga hawak ng mga government transactions, ganyan-ganyan. So, sa iba't ibang aspeto ng gobyerno, yung iba mga national agency, yung iba nasa LGU, ganyan-ganyan. Di ba nga, yung isa sa mga... Ganito nila ginagawa yung yung pagbili sa mga tao via ayuda. And sa akin talaga, nakakapanginig talaga ng laman to. Yung mga opisina na nakakakuha na LGU, any LGU, any probinsya sa buong Pilipinas, makakuha raw yan ng budget para sa gamot, para sa mga supplies, ganyan-ganyan. Tapos, bababaan sila ng budget. Yung instructions daw, manggagaling sa legislature kung sino bibigyan ng budget. Of course, these government officials na magpo-procure ng supply, hindi nila tatanggihan yun kasi pupondohan sila eh, diba? So, may utang na loob na sila kasi binakapan ng certain official yung kanilang mga request sa supply. Pero may kondisyon. Kukunin yung supply sa designated supplier. At yung designated supplier na yun ay yun din. So, sipin nyo na lang sa Congress, sinong congressman ba dyan yung ex-senador? Na every time na mayroong government transaction, nandun yung pagmumukha niya. Mapalaptop man yan, o mapabuilding, or whatever. Ganun sila kakupal, ganun sila kagahaman. Sobrang kadiri. Ganun po nila tayo nire-rape. Ganun po nila tayo inaabuso. Ikot-ikot lang ang pera, sabi ni Aldin. Ganun na nga. As in, sobrang kadiri talaga. Huli na po sa bibig si kine-question niya CF ni VP Sara. Nasasalita po ba si Binibining Pilipinas? Asa si Binibining Pilipinas? Andiyan ka pa ba, Binibining Pilipinas? Gusto mo bang umakyat? Hindi ko makita yung message niya. Six years nakaupo, walang MOOE complaints. GMA time, ang tagal, nagpakasasa from Congress to Malacanang. Bakit dati tahimik kayo, let alone Sara's confidential fund? Sabi ni Binibining Pilipinas. Okay. Unang-una, itong issue na to ng, ang tawag dito, itong issue na to ng
pag-call out sa MOOE, hindi naman talaga yan lahat nakakaalam. Ngayon lang talaga yan na-unravel. Why? Because of the abuses, ano, in the House of Representatives. Yun yung isa sa mga factor dyan kaya yung lumabas. Because the House of Representatives now is acting in a way na talagang lahat ay namamanipula ng pera. Kaya lumabas yung hindi mo pera yan na issue na yan. Okay? But it doesn't make it, ano, no, it does not justify na, eh bakit ngayon lang siya lumabas, eh dati pa pala yan problema. Actually, dating-dati pa talaga itong problema binibining Pilipinas. Nagkaroon pa nga ng mga kaso-kaso dyan eh, tungkol sa pork barrel. So basically, itong ano, matagal na rin itong nire-reklamo. Itong hindi mo pera yan na yan. Matagal na rin yung nire-reklamo. And it looks like, itong hashtag hindi mo pera yan, is actually now being used as a way to do pork barrel. May ganun din. So ngayon, yung MOOE complaints mo, sabi mo na, okay, fine. Sige, dati ganyan-ganyan, hindi ganun kaingay, hindi ano. Does that justify na tama siya? Kasi hindi ka naman nagreklamo before? Pagkatapos ngayon, sa confidential fund naman, ano exactly yung problema mo sa confidential fund? Ay, ba't hindi ako makapag... Wala palang link. Wala akong link. May something wrong sa ano ko. Wala akong link at wala akong... Gusto ko sanang paakyatin si White Ahas. Hindi ko rin may invite si ano. Hindi ko rin... Thank you po, Sir Jel Ramos. Hello, hello. Ay, saan pa ng sandwich. Thank you, ayun. Sabi ni Brisa, Miss Joey, sana hindi mo na in-explain yung binibining Pilipinas para ignorante lang siya. Hindi, para ano, minsan kasi kailangan talaga buhusan ng malamig na tubig yung mga ganyang klaseng tao para hindi dumami. Ayun. So ngayon, anong problema dun sa ano, sa confidential fund? Alam mo, sa totoo lang, binibining Pilipinas, yung confidential fund na yan, ilang beses na na-explain yan? Ilang beses na na-explain yan? Ano exactly yung problema nyo sa ano, sa confidential funds? Actually, isa yan sa mga reason kung bakit lumabas yung ano, lumabas yung hindi mo pera yan. Kasi yung confidential funds, meron yung audit guidelines. And yet, idiots like you will insist na yung confidential fund kasi discretion lang ng ano yan, kung paano gagastusin, hindi yan na-check, hindi yan na ano, ganyan. When in fact, there is an audit guideline, special audit guideline for confidential funds in the, ano, no, in the executive. Ngayon, napag-alaman natin na nire-reklamo nyo yung confidential fund ni Inday, pagkatapos yung MOOE pala is actually treated just like a confidential fund. But for MOOE, it's even worse because the only guideline that you have for MOOE is just a pirma, a certification on how you liquidated it. You don't even have to say the specific of your, ano, no, the specifics of your expenditure. You just have to sign it. Diba? So ngayon nagtataka ka, bakit ngayon lang yan? Bakit ngayon lang yan? Actually, kasalanan nyo rin. Kasi nga, binubuskan nyo yung confidential fund ng isang government official na covered naman ng audit guideline ang kanyang pera. Ganon. Ngayon, kung tatanungin mo ko, may problema ba ako kasi sa magkaroon ng confidential fund si Inday Sara? Wala. Wala akong problema kasi para sa akin, kung magkakaroon man tayo ng opisinang dapat ponduhan na marami, I'd give it to Inday Sara. Mas tiwala ako na kaya niyang gamitin ang pera ng bayan sa paraang mas tama. She used confidential fund when she was a mayor. O, paano niya na-turn around yung terrorism sa Davao? Nahuhuli ng terorista yun si Inday. Hmm.
Ngayon, kasi sabi mo na, bakit ano, bakit hindi sinabi ni PRRD yan noong presidente siya? O, si PRRD, hindi niya yun, hindi siya pwedeng magsalita dyan tungkol sa certification via liquidation via certification ng presidente siya. Simply because you cannot encroach on the affairs of a co-equal body. Hindi naman pwedeng sabihin ni PRRD na parang, oy, legislature, baguhin niyo yung audit guideline niyo dyan. Why? Because yung legislature, sovereign sila sa sarili nilang affairs. Ang presidente, sovereign din siya sa sarili niyang affairs. Hindi niya pwedeng utusin yung legislature to do something that they do not want to do. And they're not even talking about. Diba? Katapos ko lang, resign sila. Oh, grabe yung mga ano, grabe yung mga taga-KOJ. Alam ko matatalino mga beauty queens. Si Binibining Pilipinas, hindi halata. Ayun nga eh. So ngayon, Binibining Pilipinas, kung feeling mo, ang savage mo na dun sa mga ganong klaseng question. Sa akong mga pagbardahan, pag kaya mong explain yung rest back. Ganon. Kasi yung mga ganong klase mong hirit na parang, eh, sa confidential fund, ano ba exactly yung problema mo? Kasi sa totoo lang, yung mga, ang nakakapikon dun sa mga tatanga-tangang kupal, yung ang hilig na explain nyo muna yung 51 billion ni Pulong. Bakit? Anong problema sa 51 billion? Unang-una, kung kunwari totoo, may 51 billion na mga projects sa distrito ni Pulong. Kunwari lang totoo. Ano exactly yung mali? Mali dahil malaki yung amount? Diba? I mean, ganyan kayo ka-stupid maglatag ng premise. Diba? You want people to think that there is corruption just because of figures. Diba ganyan rin yung ginawa nyo kay Inday Sara? Meron siyang 125 million spent in 11 days. Oh, ayan o ngayon. Diba? You want people to get offended by the mere amount of the subject. Diba? Anong klaseng kabubuhan yun? Ganyan yung ino-offer ninyo sa amin? Na, hindi, magalit kayo kasi si Inday Sara gumastos 125 million in 9 days. Mga tanga pala kayo eh, si PGH gumastos ng 100 million pesos isang araw lang. Diba? Na-explain ni Attorney Trix yung 51B ni Pulong. 51 billion is good for 3 years, correct? Eh, kahit yun nga eh, kahit pa sabihin natin good for 1 year lang yun eh. Diba? Ang tanong, ang mga reasonable na mga questions dyan is, 51 billion for what? Is the project justified or not? Because if the project is justified for that amount for a certain period, then we have no problem. Diba? Ang problema, may 51 billion, pagkatapos walang na-deliver. Kaya nga pinapa-explain ko dito sa mga to eh. Pag sinabi mo may problema kayo sa 51 billion, ano exactly yung problema nyo dun? Diba? Ano exactly yung problema nyo dun? Dapat tanungin nila ang presidente kasi hindi marirelease without knowing ng presidente. Correct. Kaya nga, ano, isa pang kabubuhan ni Binibining Pilipinas eh. Minention niya, confidential ni Inday Sara. Eh, putang ina. Kumpara yung confidential fund ni Inday Sara at saka confidential fund ni BBM. Pero wala siya nakitang problema doon, di ba? So, mga ganyang kaputahan, Binibining Pilipinas, tigil-tigilan mo kami. Di ba? Tigil-tigilan mo kami. Wala kayong makukonvince na ano. Wala kayong makukonvince na taong nasa matinong pag-iisip. Kung ganyan lang yung mga banat ninyo. Sabi ni Supra, napakalaking problema talaga pagbangag ang presidente, especially sa decision making, lalo na napalibutan pa siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. Kasama si Tambalisa at si BBM na mismo, dead man lang. Ayun, meron pa bang hirit si ano? Si, hindi ko nakikita yung ano niya.
Duterte, an ally of GMA in Congress, did not do anything about MOOE during their time. Simple. Ano nga, ano exactly yung problema? Ano exactly yung problema? Ano exactly yung problema? E naging presidente pa nga si GMA eh. Wala rin ginawa si GMA sa MOOE. Anong klaseng logic to ano? At sobrang red herring, alam mo yon. Sobrang red herring. Binibining Pilipinas, even if walang nagsalita sa MOOE ng 1 million years, it doesn't make it correct na hindi ka nalang magsasalita for the rest of eternity. Nagigets mo ba? Kung nagsasalita ngayon ng mga tao tungkol sa MOOE, at galit na galit ang mga tao ngayon tungkol sa MOOE, hindi porket hindi sila nagsalita dati, ay mali nang magsalita ngayon, kundi ka pa naman tangat kalahati. Sige nga, parang naging simple yan. Binibining Pilipinas. Sayang, di kita mapaakyat eh. Wala akong ano eh. Oh, for... Bakit kaya wala akong ano? Mga features dito. Wala akong features na pwede mag-share ng link at saka ano. So, hindi yun simple. GMA was a huge, was a House Speaker. GMA was an ally of Duterte. She's perfectly aware of MOOE. Why was she quiet? Why don't you make her accountable now? Binibining Pilipinas, lahat hinuhold accountable dyan sa MOOE. Even Pulong. Even Pulong. Pati sa mga senador, ang call po for MOOE is for everyone. Walang holy cow dyan. Ano pinagsasabi mo? Nababasa ko yung ano mo, huwag masyadong spam. Nobody's saying MOOE is morally correct. Point is, no, you are questioning the fact that people were not asking questions about it in the past. So you're taking your moral high horsing there. Ano siya sabi mo? Nobody is saying morally correct. Tanga! Yun nga yung argument mo. Ang argument mo is wala nagsasalita dyan in the past. Bakit ka nagsasalita lang ngayon? Diba? So why would you even raise that argument na walang nagsasalita dyan in the past at bakit ngayon lang? So ibig sabihin, you find that there is something wrong with it. Pag nasabihin mo, nobody is saying, you said it, idiot. Hindi ka pa consistent sa position mo. Ikaw ang nagsasabi. Ikaw ang nagsasabi na there is something wrong doon sa walang nagsasalita before at ngayon na meron nang nagsasalita. Diba? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong problema na ngayon nagsasalita ang mga tao about dito sa bagay na morally wrong? Diba? Ngayon nag-a-agree ka na eh, na morally wrong yung MOOE, yung certification via yung liquidation via certification. Then why is it an issue to you na walang nagsasalita before at ngayon lang meron nagsasalita? So can you please answer that? Can you please answer that, Binibining Pilipinas? Nakita mo kung gaano ka pretentious yung argument mo? Yung sasabihin mo, nobody is saying MOOE is morally correct. Ikaw ang nagsasabi. Kasi nga, you find a difference between P
people not talking about it in the past and just talking about it now. Kasi if you agree with us that MOOE is morally incorrect, hindi siya magiging issue sa'yo kung kailan nag-ingay ang mga tao. If it is wrong, it is wrong. Diba? Ganun lang kasimple yun. Eh, huwag masyadong ano, RP, dot, ah, ba itong ano ni, ano, asan yung si Mark? Naku, tatapang palibasa, alam niyo, hindi ko kayo mai-invite eh. In front of an military person. Anong problema, Mark Robert Chua? Anong problema ni Robert? Anong problema dito? It wasn't alarming until the confidential fund of Sara is questioned. Kasi nga, bumaba to. Napaka-hypocrite kasi sila meron din. That's one of the, ano, that's one of the issues, actually. Ayun. Hello! Tita Healthy Lifestyle. Hello, hello. Watch Ted Pilon. Oo nga, nakita ko. Kino-question na rin niya. Diba? Diyan na sila nag-iipitan ng budget eh. O pagkatas, aside from that, meron pang ano. You are all blabbering, screaming accountability for MOE to the face of your critics, but never to your allies. Bakla! Kahit si Pulong hindi exempted. Diyos may binibining Pilipinas. Even sa swastagig, anybody except Duterte allies. Actually, kung nanonood ka sa amin, binibining Pilipinas, kinorek nga namin yung mga nagsasabi na nag-liquidate, meron ng liquidation si Pulong ng kanyang MOOE. Wala pa. Hindi yun ano, hindi yung figures na nilabas dun sa isang TikTok video na nag-liquidate raw si Pulong. Ay hindi yun yung liquidation via receipts, Diyos ko. Binibining Pilipinas, yan yung problema kasi pag ano eh, yung hindi ka naman talaga nakikinig. Pagkatapos you just want to ano, you just want, yan ang literal na blabbering, binibining Pilipinas. Diyos ko, ilang beses naming in-explain yun dito ni SAS, na yung merong mga content na nagsasabi na nag-liquidate na daw si Pulong ng kanyang MOOE, that is not liquidation via receipts. It is actually a report coming from COA, submitted to COA in 2021. Na kung saan nakaatado doon kung paano nila ginamit yung budget. Pero general report yun, hindi yun liquidation via receipts. Nilagay lang doon na X amount of money was spent for personal services, X amount of money was spent on ganito, ganyan, ganyan, M&M, ganyan, ganyan. Sinabi namin yun, and explain namin yun. Eh kung di ka pala tangat kalahati, kung blind Duterte supporter kami, hindi ba dapat sinabi na lang namin na yes, Pulong already liquidated his MOOE. Sige nga, binibining Pilipinas, alam mo ba yun? Hindi, kasi nga tatanga-tanga ka. Yan ang literal na blabbering. Hindi ka naman pala nakikinig ng live ko eh. Diyos me. Yan ang literal na blabbering. Ngayon masasabi, ay, we're just blabbering kineme-kineme. Oo ko sa'yo. Ikaw itong napaka-inconsistent. Tama ka na, binibining Pilipinas. Sige, trigger mo para aabot ng 6 a.m. yung live. Relax lang, host. Chill pa ako nito, pambansang loyalista. Kayo naman, kayo parang takot na takot kayo pag nagsasita. Relax. Normal ko to. Normal ko to, guys. Huwag kayong magpanik dyan. Baka si Kaloya nagpapanggap lang, joke. Oo nga. Ito naman si BL, daming mga... Alam ko, BL, ikaw nakikinig ka ng live ko araw-araw.
Diyos ko, yung sagot niya sa akin doon sa ano niya, oh, gising ka na pala, Joey, ha? Bakit? Alam mo? Kasi sinabi ko sa live ko, tulog ako na 6 a.m. to 12 eh. Tapos nag-reply ako sa kanya within that time. Ay, gising ka na pala. Uy, alam niya, ganong oras ang tulog ko. Pakyo ka, Kaloy! Diyos ko, tigil-tigilan mo ko. Ikaw yung fan na fan. Lagi ka nanonood ng live ko. Pagkatapos, kunwari, wala kang ano. Eh, kunwari, hindi mo alam. Diyos ko, kung gusto mong debate, debate, tangina. Ngayon, yung mga post-post ka na magpaparinig ka ng kung ano-ano diyang kabubuhan. Tigil-tigilan mo ko. Baklang lipo na rin. Nasanay na nga ako sa'yo, Joey. Totoo, yung magpapanggap na kunwari, hindi naman nakikinig sa live ko, pero updated na updated siya kung anong oras yung tulog ko. Tigil-tigilan mo ko, Kaloy. Tangina. Diyos ko. Wala na ba nanonood sa'yo? Kaya kailangan aawayin mo na lahat, tangina mo. Diyos ko, tigil-tigilan mo ko. Ngayon ko talagang matapang ka. Sige, pumunta ka dito sa... Alam mo, para patulang kita, Kaloy, ng bonggam-bongga, let's talk about any issue. Let's talk about any issue. You come here, we debate about it. Pero kung yung upload, saw, ganyan-ganyan, eme-eme, ganyan-ganyan. Ay, mga... Diyos ko, papansin, tangina, desperado. You know what you are? You are a content creator who tries so hard to be controversial in order to gain views. That's what you are. Sa totoo lang. You're not even intelligent. Sabi ko rin, sobrang yabang ko daw. Oo, talaga eh, kung utak mo lang pala yung kausap ko eh. Oo naman. Diyos me. Taga magagalit ang lahat sa ginagawa ng kahit ngayon. Si BL talaga yung si Binibining Pilipinas. Yung mga ganong hirit kasi, yung mga hirit yung pamoral-moral, yung mga virtue signaling, ganyan. Yan kasi yung mga walang alam eh. Ganon. Kasagsagan ng MOOE shenanigans, SAS old page as reference, she was calling out most of, but never Duterte allies. Idiot, meron pong post si SAS about it, that Duterte allies are not excluded. Mapagawa ka ng kwento. Yan yung mga katangahan ng mga assertions na ano eh. We corrected several times. Those who watch our live corrected it several times. Duterte is included. Nobody is exempted. Ngayon, gano'ng kakatanga, Binibining Pilipinas? And explain na sa'yo na walang exempted dito. And still you insist. Why? Kasi pag tinanggap mo yung explanation namin, wala ka ng argument. Diba? Yun yung difference natin, okay? Even though we know our biases, we also know how to manage our biases. Eh ikaw, nakastuck ka lang din sa pamoral-moral high horse mo. Diba? That's the lowest form of ano, no? Argumentation. Hindi, mabait ako, kayo hindi. Hindi, honest ako, kayo hindi. Mapagmalinis arguments. Diba? Yung mapagmalinis, yung mga tao mapagmalinis, malamang sa malamang, yan yung mga marurumi. Just arrived, sabi ni... Ate V, bukas na tayo mag-meet. Punta na lang kami sa'yo bukas, lunch. Ha? Tulog na yung, ano yung, tulog na yung jowa, okay? Diba? Sa totoo lang yung mga ganyang mag-argue, yung parang, eh, hindi ganyan-ganyan, hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan-ganyan. Merong ano yan eh, merong misapprehension of the total condition ng issue. Diba? Yung parang mag-stick ka na lang dun. Hindi, kasi yung gagawin mong napaka-general ng conversation and you're going to disregard the actual development dun sa isyong pinag-uusapan. Kasi hindi ka makakasabay kasi hindi mo alam eh. Hindi ka makakasabay kasi hindi mo alam.
Ganun, like for example, ngayon ini-insist niya, hindi niyo pinupuna yung mga Duterte allies, yung mga Duterte ganyan. Tanga, pinupuna namin, idiot. O ngayon, in-explain na sa'yo at sinabihan ka na ng proof na kung kami ay blind supporters lang dito, nung kumakalat among mga Duterte supporters na nagsabi na nag-liquidate na si Pulong ng kanyang MOOE, why did SAS and myself corrected them and tell them that the information that is included in those contents are actually part of the COA report submitted in 2020-2021? Ngayon, kung kami, tanga-tanga lang na tagasunod dito, eh dapat sinabi na namin, ay oo, tama, nag-liquidate na nga, oo, tama yan, ganyan-ganyan. O diba, that will make Pulong look good. Eh, ba't kinorek pa naman ni Sas na putang ina mo ka? Diba? Ngayon, in-explain na sa'yo na walang exempted, na hindi namin in-exempt yung mga Duterte allied people. O ba't in-insist mo pa rin? Hindi, ganito, ganyan. Ba't pa rin in-insist ka? Tanga ka! Plus, nakastick ka dun sa mga moral arguments mo. Ano? Labas! Miss Joey Pangkabe, mukhang hanggang 4 a.m. tayo. hindi, mag-ano na ako, mag-end live na ako maya-maya. Akit daw si BN. Hindi ko picturean ko nga. Nawala yung ano ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Nawala yung, may tools kasi dito, yung nasa stream, nasa ano kasi ako, StreamYard. So dito sa ilalim, may mga tools yan. So meron ako, pwede ako mag-share ng link, pwede ako mag-invite, ganyan. Tapos mag-share mag-share screen, ganun. Pero ngayon wala, for some reason, wala akong access dun sa mga tools na yun. Nasa Cebu ka po, Miss Joey? Yes po. Mahirap ka usapin ng tanga. Actually talaga, mahirap naman talaga ka usapin ng tanga kasi tatanga-tanga nga eh. Pero kasi ang point ko rin minsan, yung mga tanga kasi, lalo na pag nagpapanggap na may alam, dapat dyan binubuhusan talaga ng ano, mainit na tubig. Na may asin. Ganun. Alam mo yun, para hindi dumami. Kailangan anuhin mo. Ganun. Eh, buti ba sana kung ano, yung respectful rin sila sa pag-ano-ano, ganyan-ganyan. Eh, hindi meron talagang intention to really, they're not here to have a discourse. They are here para mag-moral high horse, ganyan. Ano yun? So yun lang. Sino yung isang corona ang profile pic? Oo, parang feel. Oo, sign. Siya rin yan. Same sila ng profile pic nung Mark and Lloyd eh. Ayun. Mas mahirap kausap ang bayad kaysa tanga. Pagbayad kasi, hindi ko na kinakausap masyado. Yung pagka-obvious na bayad. Hindi ko na kinakausap masyado, ano, kay AU. Pero pagka, ano, pagka tanga, minsan kasi yung tanga may pag-asa pang tumalino, eh. Ganon. Yung pagkatanga lang talaga, pero minsan may tanga na bayad. Yun yung talagang mahirap. Mas mahirap yun kay AU, yung tanga ka na nga, bayad ka pa. Ayun. Ayun lang. So ngayon, yung nagsasabi na hindi tinutulig sa ang mga kaalyado ni Duterte. Diyos me. Even mga Duterte, hindi rin po perpekto. Dami rin nilang pagkakamali. At least ganun pa man, pinakita at pinaramdam pa rin nila na mahal nila ang ating bayan. Correct. Most sa mga Duterte supporter,
hindi naman sila ano eh, hindi naman ano eh, hindi naman sila yung tipong parang ay hindi talagang dapat ano, merong segment na ganun ano, na merong ganung segment na ay hindi, Duterte lang forever, yung kahit anong sabihin talagang bow ganun. Talagang they really bet on the wisdom of the old man. Ganun. I do not blame them kung inasa na talaga nila yung kanilang political choices sa kung anong desisyon ni Duterte. Kasi nga naman, malaki yung chance mo na mananalo ka. If you bet on Duterte, malaki yung chance mo na mananalo ka. Like yung, di ba, yan nga yung pinanggagalingan ng mga DDS na hindi nabudol. Di ba? Na nagsilta kasi si Duterte, ganyan-ganyan, dapat pinaniwalaan natin siya, kineme-kineme, ganun-ganun. But a lot of, ano, you know, the thing here is this, yung mga sumusuporta kay Duterte, alam nila na even if PRRD is well-loved, well-loved, trusted, and most approved by Filipino people, we still recognize the fact na hindi siya perfect. At pagka meron siyang mga sinabi or nagawa ng mga bagay na hindi natin gusto, eh hindi siya pinagtatakpan ng mga supporters. Actually, yun yung na-appreciate ko sa mga Davao people noon eh. Nung lumalabas yung pagka-misogynist ni PRRD. Di ba si PRRD, para talaga siyang yung tito mo na sobrang kulit. Alam mo yun? Yung tipong dadalin mo yung mga barkada mo sa bahay, pagkatapos yung tito mo na makulit, yung sobrang may mga misogynistic remarks tungkol sa mga barkada mo, yung mga ganon. Ganon. Nung naglabasan yung mga ganong issue kay PRRD, yung mga Davao people, hindi ganyan talaga yan. Hindi ganyan talaga, dati pa yan talagang ganyan. Huwag mo lang intindihin yung mga ganyan niya dahil, ano, tawag dito, hindi naman talaga yan dumadating dun sa punto na mambabalahura, ganun. Like for example, yung, di ba sinasabi, misogynistic siya, ineme-ineme, ganun-ganun. Davao people would actually defend PRRD then na, ano raw, yung parang anti-LGBTQ daw si PRRD. Yung pala, tangina, yung Davao City pala is one of the first, one among the first LGUs na merong magnakarta for LGBTQ. May protection yung mga LGBTQ nila. This is way before umingay yung mga soji-soji, ah, yung soji bill, mga ganun. Diba? O pagkatapos, misogynistic si PRRD kasi ano, ganito, di ba, yung meron nga siya mga kwento na, kasi may pagkababaero nga eh, di ba? Pagkatapos, nung panahon ni PRRD, siya actually nag-promote ng unang babaeng commodore, ay pinakamataas na posisyon sa Coast Guard na babae. Ayun. Sabi ni Shadow Fox, I actually voted Miriam during 2016 presidential election as I wasn't aware of Duterte. Pero eventually, nakita ko talaga ang pagbabago na ginawa under PBBM, PRRD admin. Oo. Maraming ganyan eh. Maraming ganun. Si Banat by Miss Joey, di ko gets na binubuli yung mga tats. Actually, ano rin na, may mga iba rin na ano, meron rin akong binlock ko na lang din. Kasi parang yung comment niya parati, yung laging naninisi ng ano, eh kayo kasi binoto niyo, yung ganon. Yung, there is no point para magturuan at magsisihan kung bakit nanalo si Bibi. Eh nanalo na nga. Diba? Pagkatapos, there is also no point na sisihin mo yung mga taong naniwala kay BBM. Diba? Kasi sa isang budulan, hindi ba dapat ang sinisisi mo dyan, yung nambudol? Hindi yung mga nabudol. Hindi yung biktima. Diba? I mean, anong ma-achieve mo pag sinabi, eh kasi kayo ganyan. Anong ma-achieve mo dun? Hindi ba dapat ang aawayin mo yung nangloko? Hoy, BBM, grabe, pinagkatiwalaan ka na 31 million. Hindi ako nga, hindi kita binoto, pero pinagkatiwalaan ka, tangina, niloko mo lang. Hindi ba dapat directed kay BBM yung galit din nila? Ba't ang aawayin nila yung bumoto?
kaysa yung binoto. 'Di ba? Eh, hindi ko gets 'yun. Hindi ko rin parang sobrang toxic nung ganung trait na ang sisisihin mo yung mga bumoto. Eh nagkamali nga eh. 'Di ba? O nagkamali na nga, nabudol nga, kaya nga galit na galit ngayon. 'Di ba? Ang masama, bumoto ka, nabudol ka, pagkatapos after no, nanahimik ka. Then you perpetuated the wrong choice that was made during the election, 'di ba? Dati pa yan, ganyan talaga yan. At teka. So where's the wisdom in Sarah's tandem with Marcos? There's not a sprinkle of wisdom in that. Mereses. Binibini-binibini, ayusin mo muna yung point mo, hindi kita maintindihan. Ano yung ano? Ano same logic to what? Kumpletuhin mo yung ano mo, kumpletuhin mo yung thought mo. Diyos ko po. Yan yung problema kasi pagka kunwari, ano ka, stuck ka lang dun sa pamoral high horse. Yung akala mo, you make sense. But you don't. Kumpletuhin mo yung point mo. Magko-comment ka na nga lang eh. Teka, hinahanap ko yung gloating para silang magmukhang mataas. Totoo. Actually, dyan ko na-appreciate si Maharlika eh. Si Maharlika never nag-gloat eh. Illogical kasi, parang gusto niya sabihin na kung hindi si BBM ang binoto, therefore, tama sila kay Isko, sablay ang logic. Correct! Magkaiba yun eh. How can you guarantee na hindi ka mabubudol kay Isko? Diba? How can you guarantee everyone, the 31 million, na hindi ka mabubudol kay Isko? Because Isko also have all the red flags. Biruin mo, 3 years as a mayor, nag-jump agad siya sa presidential election. I mean, kung mahal mo talaga yung Maynila, alam mo na hindi mo matatapos ang assignment sa Maynila ng isang term lang. Diba? So, what's behind the intention? Diba? Also, Isko was very, very public in saying na idol niya si Joma, ganito, ganito. Diba? And that is enough for many individuals, many voters who suffered under the CPP, NPA, NDF not to choose Isko. Diba? Yun kasi yung ano eh, yun kasi yung, it really doesn't follow na kapag kunwari, dahil mali yung pagpili mo kay BBM, ay tamang piliin ang iba. No, we would never know. We cannot validate that other candidate would be a better choice. There is no way to know that. Diba? But there is only one way that we can address this problem. Hold accountable yung nanalo dun sa mga promises niya. That's all we can do right now. There is no point in saying na, eh hindi dapat nakinig kayo, dapat kasi nagpabudol kasi kayo, ganyan, ganyan. Eh budulan naman talaga ang eleksyon. Sige nga. Budulan naman talaga ang eleksyon. Diyos ko po. At wala tayong desisyon sa eleksyon na absolutely we can say na hindi ka nabudol. Diba? Si PRRD lang naman yun eh. Si PRRD lang naman yung talagang parang, ay tang ina, si PRRD talaga yung worth ipaglaban ng gandulo ng mundo. Ayun. Eh kaso nga lang, we don't come across a PRRD in our, ano, no, in our lifetime ng ganun ka-often. Mali ka na naman, mas maraming sign na mas mabuti si Isko ang binoto mo, sabi ni Mel Dinoz. Well, if that's your belief, go ahead. wala man nagsasabi sa'yo na, ano, na paniwalaan mo rin yung sinasabi ko. Ganon. Kung tingin mo, mas maraming red flag si BBR. Well, anyway, kaya nga pinili mo si Isko eh. But you cannot also guarantee to us, Meldrin Rojas, you cannot also guarantee that pag si Isko ang binoto, hindi siya budol. Diba? You cannot do that.
Because there's no way to find out. Diba? So, tigil-tigilan nyo na yung paninisi ng iba. Sa eleksyon, isa lang ang ano dyan, pag kami nanalo at yung, yung nanalo mong opisyal ay hindi nag-deliver sa kanyang mga pangako, there's only one way to hold that person accountable. Call that person out. Diba? Ganun lang yun. Eh, kung mas konti ang red flag ni Isko, eh bakit hindi siyang pinili ng mga tao? Diba? Di ibig sabihin, wala na kasi yan eh, Melvin eh, yung mga ganyan-ganyan yung hirit, wala na, talo na si Isko eh. Hindi nyo nga even if totoo yung statement mo, even if totoo yung statement, di mas konti ang red flag ni Isko, eh ba't wala ka na-convince nung election? Ba't talo kayo? Diba? Ma'am Joey, san ka sa Cebu? Kumain ka ba ng toyo? Pwede kita padala sa Isabel. Now po, wag na po kayo masyadong ma-pressure. Ayan. Magkita-kita po tayo sa ano, sa event. Sa event sa ano, event sa bukas. Ayan. Nandun ako. Sabi ni Arnie Curtis, at least full of potential and promise si BBM. Hindi nga lang nagkatotoo. Well, he promised continuity. That's a huge thing para sa mga Duterte supporter. Diba? Sabi ni James L., kung hindi si BBM, nabudol tayo. Kung Abelia and ang gusto ko yung Abelia and Gonzales. Lahat kasi either lantaran ng budol or lihim na budol. Sabi ni James L. Correct. Diba? Eh kung sinabi lang ba ni BBM na ang pakikinggan niya sa policy making niya ay si Lise. Diba? O di, hindi ko siya binoto. Diba? Kung sinabi lang pala ni BBM na ay hindi, pakikinggan ko lang yung mga tao sa paligid ko like si Tambi at saka si Lisa. O di, hindi siya binoto. Diba? Eh, ako talaga napipika ako dun sa ano, yung sobrang toxic ng behavior na ganun. Yung parang feeling ko, tangina yung mga ganitong klaseng tao, ito rin yung mga pangit karelasyon eh. Yung mga hindi mo jojowain, yung mga ganun, yung parang, hindi, kasi ikaw nagpabudol ka, yung parang, tangina ko na nga yung biktima, ikaw pa yung sinisisi. May ko-content na naman si BL, ikaw Miss Joey content niya mga 1 week. Kaya mo siya? Ma'am Joey, anong nililook forward niya sa event? Yung pasabog ni Atty. Glenn Chong. Sabi ka, buset. Victim blaming. Oo, di ba? Sobrang bad trip nun, di ba? Yung, for example, yung ano, yung, onare, naglalakad ka, nag-ano, napadaan ka sa isang eskinita na ano, meron kang relo, mistouch yung relo mo, ganyan. Tapos pag uwi mo sa bahay, sasabihin pa sa'yo nung nanay mo, eh, ba't ka kasi nagsuot ng relo? Ano, ganyan. Yung, di ba alam mo yon? Yung parang, putya, ako na ngayon na nakawan eh, bakit ako pa yung may kasalanan, yung ganon. Di ba? Toxic, di ba? O di kaya yung pulis na sasabihin sa'yo, di ba, usually, minsan yung nanay, medyo may pagkaganyan talaga yung ibang mga nanay eh. Ganyan. Pero kung kunwari, di ba, nanakawan ka, nasnatchan ka ng relo, nagpunta ka sa police station, nagre-reklamo ka doon sa pulis. Tapos sasabihin ng pulis sa'yo, eh, ba't ka kasi nagsuot ng relo doon sa lugar na yun? Di ba? Ano mararamdaman mo noon? Di ba, iputangin ako pala. I expect you to do something. Hindi nga pinapansin ni Marley kasi budol. Actually, talagang may mga nagsasabi sa akin na wag mo nang papansinin yan. Wag mo nang papansinin yan. Ganun. Kasi nga naghahanap ng ano eh, naghahanap ng cloud. Oo. Oo nga. And then, sa akin lang,
you know, if you want to talk about certain issues, at yung mga issue na i-raise sa akin ay hindi about yung para, bayad, yung mga ganong kabullshitan. Parang, tangin na, ikaw alipin ka ng views, Diyos ko. Kung ang argument mo lang sa buhay ay ipakita na ikaw ay mas nakakataas ang moralidad sa lahat, eh, di ba? No. Pero if you want to talk about certain issues, hindi mo pera yan, yung mga ganyan, sige, tara. Debate anytime. Papakita ko talaga sa yung yabang ko. And I'm not going to mince words. Game. Ayun. May live ka bukas sa event? Tingnan ko kung ano, no? Kasi baka mamaya makapture naman ng SMNI, di ba? So, support na lang natin yung page ng SMNI. Kasi magbabalik sila sa pagla-live, tomorrow daw. Nag-post si Jason sa about it. So, tingnan ko, siguro yung, but I'll try to capture as many videos as I can. Hindi ko, iniisip ko pa kung magla-live ako. Kasi kung magla-live naman yung SMNI, parang, supportahan na lang natin yung stream ng SMNI. Nabudol, lack of wisdom, poor decision. No, mali ka na naman sa mga kagagaan mo binibining Pilipinas. Incapable to decide. Wrong. Diyos me. Budol here is fraud. Okay? The most intelligent people are defrauded by some people who are equally intelligent. Diyos ko po naman. Tanga naman. Binibining Pilipinas. Diyos ko. Lack of wisdom. Kineme. Sus. Isipin mo muna anong ibig sabihin ng fraud, ng budol, ng fraud. Ang fraud, hindi porket naloko ka, hindi ibig sabihin nun, wala ka ng wisdom. Diyos me. Diyos ko, ito ba yan? Mga scientist nga eh, naloko ni ano. Sino ba yun yung babaeng budolera sa US? Di ba sino mga biktima niya? Mga scientist, mga big time investors, naniwala kasi pinresent niya yung sarili niya na scientist. And these are, you know, financially savvy people, people who are also in the scientific research and whatnot. Di ba? Pero nabudol sila ng babae. Ko. Binibining Pilipinas, yan yung problema pagka ang argument mo lang is virtue signaling. Hanggang dyan ka lang. Ni hindi mo ma-operationalize yung ibig sabihin ng budol at fraud. Diyos ko. Diyos ko, Joey, ayoko na may pieces ba yung impact ako. Sige na, matulog na nga tayo. Ito, sabi ni KAU. Binibining Pilipinas, alam mo ba yung binudol? Ang issue ay pangakong hindi nasunod. Kahit ginawa mo yung due diligence to evaluate yung plausibility ng mga pangako. Exactly. Yung mga pinramis is very doable. Right? Yung mga pinramis ni BBM is very, very doable. Hindi ginawa. Hindi ginawa. Diba? Ngayon, if you offered during the election, ang laban na dyan, platform. If you offered certain things that you want to do and you did not do it, you are accountable dun sa mga promises mo. Bakit mo sisisihin yung mga tao na nagtiwala dun sa platformang nilatag mo? O di ba naman kayo mga tangat kalahati? Diyos me. Fraud doesn't mean that you have lack of wisdom.
The conversation about wisdom, gaining it and applying it to your everyday life is different and not exclusively related dun sa ano no, na mutually exclusive siya doon sa pambubudol. Diyos ko. Simpleng concept, di mo naiintindihan. Kasi nga, wala namang laman yung arguments mo, kundi virtue signaling lang. Diba? Agree kay KAU. Ang issue pa nga kung hindi nasunod. At nung in-evaluate yung mga pangako niya na actually very plausible, di ba? Very plausible naman talaga yung ano, mga pangako niya noon. Doable naman talaga. Pero hindi ginawa. Ayun. Miss Joey, we want you to have a fresh and beautiful day tomorrow. Beauty rest na po. Oo nga, sige na matulog na tayo. Sakit nung ano, nauntog ako sa cabinet sa bahay. So, feeling ko nagka-concussion ako. Ang sakit. Tapos, nasa aeroplano ko, ang laki ng bukol ko dito. Ayun. 20 pesos daw yung bigas. O, 20 pesos times 3. Ayun. O, sige, natulog na tayo. Ay, maraming salamat sa mga nagbigay ng super stickers at sa mga stars dyan. At dun sa mga, those who are messaging me and giving me words of encouragement and support, maraming salamat. Sama-sama tayo na lumaban para sa tama. Ayan. Okay? Sige, natulog na tayo. Bye-bye. See you tomorrow. Uy, mga taga Cebu ha. Kita-kita tayo. Bye.